Basila, Mama She. Si Emil nagigitara, pero actually, ang unang instrument na natutunan niya ay piano. He was 4 years old then. So nag-recital siya for the first time. Unfortunately, bigla niyang inayawan yung piano kasi for girls lang daw yon. Marami kasi dun sa mga nag-recital, puro babae. Oh. So since yung eldest cousin niya ay nagva-violin sa lola, yung mother ko, she's a violinist actually. Kaya nag-aral na rin siya ng violin. Tapos later on, nagkaroon siya ng interest sa guitar kasi yung papa ay nagigitara. Yan. So, nagkataon naman na mayroon kami nakitang maliit na guitar at binalhan namin siya. Nung 10 years old siya, nag-start na siya ng lessons niya with his father. Oh, partner, wow. Gusto ko naman tanongin ang bunso. No? Si Luis. Si Luis. Luis, ano bang mga instruments ang kaya mo nang tugtugin? Cello po. Cello? Bukod doon, meron pa bang iba? Piano rin po. Eh, si Kuya kaya, anong mga instruments, Kuya? Violin po. Violin? Piano. I think si Luis tumutugtog din ng violin eh. Tumutugtog din yes. Siya. Oh. Maaring makita natin sa mga pictures, no? Kung ano ba talaga mga instruments at yung mga gathering, kung saan sila tumugtog. O yeah. Partner, okay. Yun yun. Ito yung first family concert namin. Dati kasi kami lang mag-asawa nagko-concert, uh-huh. Maliliit pa sila. Ito yung pinaka-first namin sa Adventist University of the Philippines. In-invite kami. Wow! Ito nung last December lang, yan, kasama nila yung dalawang cousins nila. Recital naman yan. Ito yung Young Ambassadors Concert, yes. Sa church nung December din. Ito actually yung mother ko yan, yung violinist. Yan. Tapos yung kapatid kong isa na tatay nung pinsan nila, si Nonoy. Yan, nag-part sila nung maliit na instrumentalist nung ano na yan, program na yan. Yeah. Ang ganda naman partner, yeah, tingnan na, no? Sila, Lola! Oo nga eh. Uncle! Talagang family music ministry, no? Third tapos generation. Ito, sa Santa Isabel College naman to, where we teach. Mga guest pa lang sila, no? Hindi pa talaga major concert, mm-hmm. Yan. Kasi si Luis, that time, kumakanta pa lang. Oh. Ito sa may somewhere in AUP din, na photoshoot lang. Before the concert, yan, parang ano lang, posterities, ano. A partner, napansin ko, ano, di ba yung pag nag-family portrait or family picture, kayo lang, family doon. Pero sila, kasama ang instrument talaga sa family picture. Oo, eh. Kung yung mga naging guest natin noon ay kasamang pets, parang ang pets nyo ay instruments, di ba? Saka, partner, total Christian family itong guest natin. Yeah. Curious lang ako, meron ba talagang difference ang talent sa spiritual gift? Yung sa inyo, how do you consider that? Is that a talent or spiritual gift from God? I think it's both. Both. Uh-huh. So talent is also a gift, no? But to me, as an educator, right. I don't really emphasize na I don't go out saying to people that music is really a talent. Of mm-hmm. course, I accept that. Kasi, madi-discourage yung mga ano eh, yung mga estudyante. Kasi ako naniniwala ako na ang pagtugtog ng isang instrumento ay matututunan. Mm-hmm. At hindi ito talagang isang extraordinary thing na kailangan mayroon ng isang tao. It can be developed, no? In an individual. Okay, that's why teachers are very important here. Mm-hmm. So it's not just talent. Kaya pag naririnig ko yung mga tao telling, ay wala kasi akong talent dyan eh. Okay. Ang tanong doon, do you have the time to study an instrument? Yes. So ganun lang yan. Mama Shea, eh paano naman yung sinasabi nila na galing to sa Panginoon? Well, of course, mahirap din naman yung, kasi hindi naman lahat ng tao, meron siyang ganitong klaseng special talent or right. gift na sinasabi. Uh-huh. Kasi hindi naman lahat, kahit na gusto nilang matuto mag-cello, hindi kaya. Kung hindi mo sasabihin na gift na binigay sa'yo ni God. Right. Okay? Ako, kahit nasa music din ako, hindi ko rin kayang aralin yung lahat ng instruments. Pero, merong binigay sa akin si God na ibang hindi pwedeng ma-acquire ng iba. Pwede sila mag-aral ng piano, pero nakikita sa skills eh.
sa skills okay. ng isang tao, yung gift. So, partner, talagang masarap ang usapan natin, mga kaibigan. Alam ko po marami kayong natututunan sa atin pong pinag-uusapan ngayon, pero gusto naming makarinig ng sample. Kumakanta sure. ba sila? Sa choir lang, with the choir. O kayong dalawang kakanta. Lalo na. Okay, parinig po ng kanilang inihanda. Si Emil, he's going to play one piece of classical music. Nag-aaral si Emil ng classical guitar already for how long na, anak? For 2 years? So dalawang taon na ko na siyang tinuturuan ng gitara. Classical. At natanong ni Pastor kanina, pinilit ka ba? Pinilit ba kita, anak? alam niya si Emil, pagkagising habang nag-iintay ng breakfast, kinukuha niya yung gitara niya, tugtog lang siya ng tugtog. Talagang meron siyang initiative. Just to kill time, he gets his guitar and play. No? So, he will be playing one classical piece of music. It's entitled Allegro by an Italian composer, Mauro Giuliani. Okay. Before marriage, men seem to be intentional about spending quantity and quality time with their girlfriends. They go out, they do all kinds of things, but once they get married, things seem to change. What do you think needs to happen, Elaine? How do we negotiate time together? I think it's very important for men to understand that after they're married, it's still important for them to spend quality and quantity time with their wives. Wives are concerned that once married, men spend a lot more time with the TV and a lot less time with them. So it's important for men to remember that now that they have wives, they need to spend more time with them. Well, couples need to engage in conversation. Be honest and kind and work it out. Realize that your husband needs to find out how his team is doing, but be kind and nice to each other. Welcome back, friend, here in As for Me and My House. One love, one family, one God. Siguro naman, kaibigan, nabiting ka kanina sa ginawa ni Emil. Pero patikim pa lang yon. We have another treat later. Pero hindi natin pwedeng tapusin tong episode na to na yung makakaligtaan natin itong napakahalagang tanong. How did music enhance your family relationship? O, Papa Dong? Yes, talagang magandang tanong yan, no?
sa music school kapag nung nag-aaral kami, we are taught how to listen. Right. Kung ikaw man ay nasa isang grupo, maging orchestra man 'yan, maging choir man 'yan, kailangan nakikinig ka. Okay? Kung ikaw ay violinista sa isang orchestra, may pagkakataon na ikaw ang tumutugtog ng melody. Kaya dapat lalakasan mo, no? May pagkakataon namang hindi melody ang tinutugtog mo, ikaw ay accompaniment lang. Kaya hinaan mo. So in the same way, magandang analogy to sa married life. So ang relationship na mag-asawa, give and take. Yes. Pakinggan natin ang isa't isa. Minsan hindi ka parating tama. Tama si Missy. So pakinggan mo siya. So ganun na nagagamit namin yung ganung pinag-aralan namin sa music sa aming buhay mag-asawa. Very well said, Papa Doa. Ngayon naman si Mama She. Pakinggan natin. Paano ba na-enhance ang inyong marriage relationship through music? Okay, siguro dun sa sinabi ni Papa Dong na you have to listen well. On my part, siguro, we should be sensitive to each other. Kasi, syempre, kunyari sa music, pag mag-isang group kayo, nakikinig ka dun sa katabi mo, sabi nga niya, sa ibang instruments, at magiging sensitive ka rin sa kung ano yung pinuproduce na sound ng katabi mo. Kasi kung masyado kang malakas sa kanya, oh, di ba, kailangan matuto kang mag-adjust. I say sensitivity kasi in the sense na you go beyond what the child or the other person in your family needs. Mm-hmm. You try to be sensitive kung anong kailangan niya, kung ano pang dapat ibigay mo. Yun. Nakakatulong yung music na yon sa aming pamilya. Ina-apply namin sa mga bata. Siguro, partner, mahalaga yung harmony no, na na-develop sa family. Pero hindi ba yung instrument din ay form of outlet mo yon of your feelings? Siguro kung sa akin, ay gusto ko drums. Kung galit ka doon. Paano pag instruments, no? Paano mo ba na, how do you put your emotions into it? Yeah. Sa pagkanta, madali yan. No? Madaling mag-express exactly, ng emotion pag kumakanta. Subalit kapag instrumento na, it takes some time. Kasi ang feelings mo, syempre, magta-travel pa dito sa braso mo, sa kamay mo, sa daliri mo, papunta sa instrumento right. mo, palabas. So medyo okay. marami pang dinadaanan. But I believe if the feelings are sincere, if it is true, if you have really poured yourself wholeheartedly into that piece of music, and you want, for example, to glorify God in performing that music, and you know, that will really come out. So, hindi ko masabi kung paano yun eh. It just happens. Tama yun. Kayo, di ba, mga music lovers kayo, pinipili nyo ba kung ano yung mga pyesa talaga na natutugtugin o pakikinggan ng inyong mga anak? Mahalaga ba yun? Mahalaga yun kasi in a way, nakaka-influence din yung mga music na pinapakinggan ng isang tao eh. Pero syempre, katulad nila, kailangan well-rounded sila. Mm. Aware. Kung anong klaseng this is jazz, this is reggae, this is pop. Diba, hindi kailangan dito ka lang makinig. Kasi paano pag naglumaki sila, paano nila madidistinguish na ngayon lang nila narinig, paano nila malalaman na hindi pala pwede yon? So, as they grow up, sinasabi mo, ito ang jazz, ito ang pop, sasabihin mo na at the same time, oh, hindi masyadong magandang pakinggan yon. Mm-hmm. Fortunately sa amin, marunong silang makinig eh. Okay. Alam nila kung ano yung masarap sa tenga at yung maingay. Alam mo partner, yung music talaga marami. Ang tawag nga pala doon ay genre, 'di ba? Music genre. Yeah. Eh paano pwede ba na pag magkagalit kayo, imbis na magsigawan na lang kayo, daanin na lang natin sa music. Pwede ba ganoon? Kung yung kagalit mo ay sanay rin tumugtog. Hindi, kunyari, sa family nga, sa family niya. Sa family, kunyari yes. kayo mag-asawa, yeah, imbis na magbangayan kayo, tama, eh sabihin, tama. Kanya-kanya na lang. Na lang natin to. Tama yan. O, kasi yung iyan na isa sa natatandaan ko dun sa nagkasal sa amin, si Pastor Mendoza. Right. Yun ang sinabi niya advice sa amin. So, kapag gusto niyo mag-away, daanin niyo na lang sa music, sabi niya. So, sa ngayon, hindi pa hindi naman nangyayari yung gano'n na dinadaan sa pwede. Mga strings, no? Pwede siguro. Pwede. Yes.
So napakaganda, no? Ako mismo, parang sarap talaga makinig, lalo na siguro kung kay kung sa inyong pagtuturo, ang sarap makinig sa klase nyo, ano? Ngayon naman, gusto nating marinig kung ano naman yung message nila. Yeah. Ano, sa mga parents na nagpapalaki ng anak, na may kinalaman sa music. Oo, kaya ano yung advantage na pwede nilang makita sa music to enhance their family as well. Diba? Yes. Okay. Ang environment natin ngayon ay masyadong mabilis. The world is in one hell of a rush. Kumbaga. And masyadong technological, scientific, no? Everything is fast. And when one studies music, you learn to slow down. Mm-hmm. And you learn to contemplate, mag-stop ng konti at mag-ngilay sa buhay, ibig sabihin, kumbaga, no? And music teaches that. Kapag ang isang bata ay nag-aral ng music, he needs time for himself to, of course, to practice the piece, no? And then, ito ay mamamaster niya in his own time. And magkakaroon ba siya ng luxury of silence, yung kung tawagin ko. No? Sa music kasi meron ding rest kung tawagin, mm-hmm. silent time. So kailangan din yun. So, mga parents, lagyan nyo ng art component ang edukasyon ng anak nyo. Hindi lang music, pwedeng painting, pwedeng sculpture, right. Basta yung arts. Huwag lang puro science, technology, or math. Kasi this will really balance the education of our children, yung arts. Brilliant. Partner, maganda talaga pinag-usapan natin. Pero marami din tayo matututunan kay Tita Deng. Tita Deng, pasok! Thank you, Ai at Nick. We have a very interesting topic today. And with that, we have an email from Leo of Silang, Cavite. Tita Deng, it is my desire to be of service in God together with my family. Kaso lang, hindi naman po kami pare-pareho ng interests. What can I do so that we can be in the same ministry? Alam mo, Leo, ang goal natin sa ministry, hindi uniformity, kundi complementary. Kaya kung ano yung iyong ginagawa ngayon, pagbutihin mo pa. At ito ay pag ginagawa mo ito sa kaluwalhatian ng Panginoon, hindi yan magiging salungat sa mga interests ng iyong mga parents at mga kapatid. Katulad ng sabi sa Colossians 3:23-24, anumang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso ng gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana. Sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoong Jesus. And we have another question from another viewer, this time from Eduardo of Caloocan. Tita Deng, is it advisable to force our children to learn things na kinagisnan na ng family? Or should we give our children the opportunity to know their own interests? Meron akong apat na is tungkol dyan. Ang pinakamaganda siguro ay encourage. Encourage muna natin ang ating mga anak. Kung ano yung kinahihiligan nila, encourage natin. And then we expose them sa mga iba't ibang mga magagandang bagay na pwede nilang gawin. And also, let them explore kung saan sila komportable. And then, you have to set the example. Kung gusto mo ang iyong mga anak na pumunta sa music, pumunta sila sa arts o sa sports, o ang gusto nilang ministry ay talagang pumunta doon sa mga barabarangay at hanapin yung mga less fortunate, then you set the example. Thank you very much sa patuloy ninyong pagsubaybay sa ating programa. Continue sending us your questions and comments on the email address on your screen, and we will be more than glad to share with you insights on improving family relationships through Christ. Back to you, Nick and I.
Thank you, Tita Deng, for your insightful commentary on family and music. At ngayon, partner, hihilingan natin sila na kompletohin yung sentence. Oh, syempre, As for me and my house. Tradition na natin to, no? Siguro ngayon si Mama Shena, as for me and my house, my family will continue to serve the Lord through music. Ikaw naman, partner. As for me and my house, susuportahan ko yung aking mga anak kasi yung mga anak ko ay meron din silang instrumento na tinutugtog. I will continue or we will continue to support our children. As for me and my house, susubukan kong pilitin yung music na mahalin naman ako. Diba? Pero we won't end this yet kasi may pinangako kong meron pang special rendition from the De Dios family. So thanks for watching, friends, here in As for me and my house. One love. One family. One God. Thanks for watching and see you next week. Watching Hope Channel around the world. You are cordially invited. Every Saturday, Seventh Adventists around the world meet together to worship God, and we invite you to join us in Sabbath worship. The first part of our worship service focuses on in-depth group Bible study. We call this the Sabbath School. The Divine Worship Service features the Bible preaching service led by the pastor or a local elder. The entire service features prayer, enthusiastic singing, music, fellowship. We extend a warm invitation for you to join us. For every woman, there is a call to serve.
For every woman, there is a place for ministry. For every woman, there is a need to tell the world. For every woman in the world, there is Women's Ministries. Bringing hope the world over. Hope Channel. Andito na naman po kami upang ihatid sa inyo ng panibagong recipe na siguradong tatata sa inyong panlasa. Kasama ko po ngayon ang Chief Executive Chef ng Green Earth Cafe, the first vegetarian restaurant here in Naga City, Camarines Sur. Walang iba kundi si Mr. Arnel Ubias. Ako naman po si Jam sa programang ito where you can feel not only your tummies but your spirit. Food and Soul, Bicol Edition! Bago po tayo magsimulat sa ating programa, inaanyayahan ko po kayo na buksan po natin ang ating Biblia sa John 16:33, na ang sabi po ay, "This is Jesus Christ speaking, I have said these things unto you, so that in me you might have peace. In this world, you will have tribulation. But be of good cheer, I have overcome the world." Mga kaibigan, dito po sa ating mundo, marami tayong naranasang kahirapan at mga problema. Kundi hindi natin kailangang magpadala sa mga bagay na ito. Sapagkat alam natin merong Panginoon na pumarito sa mundo upang tulungan tayong matagumpayan ang mga bagay na ito. Kaya huwag po tayong mag-alala, Kuya Arnel, kasi alam natin meron tayong Panginoon na handang tumulong sa atin kahit may mga naranasan tayo. Oh, tama yan, Jam. Kasi base sa experience natin mga sa history, nakikita natin tungkol lalo-lalo na sa tungkol sa pagkain, ano? Kung ibabase natin yung sa creation, plant-based diet ang original diet na binigay sa atin ng Panginoon. Ngayon, nagtataliwas na ang mga tao ngayon mula pa noong sa malapit na mga panahon, taliwas na sa plant-based diet yung kinakain ng tao, meron ng karne, isda, kung ano-ano pa, lalo na ngayon na kahit na chemicals ay kasama na sa ating mga pagkain. Kaya nagkakaroon tayo ng mga kahirapan, sakit, at kung ano-ano pa mga problema. Maraming salamat po, Kuya Arnel. Ngayon naman po ay huwag na po natin patagalin. Tayo po ay dumetso na sa recipe natin ngayong araw. So ano po yung lulutuin natin ngayon? Luluto tayo ng isang recipe na may pizza na may grilled vegetables. Kasi usong-uso ngayon yung pizza, lalo na yung cheese na ginagamit. Palaging may cheese yan. Pero sa version natin ito, gagawa tayo ng sariling cheese natin na base sa soybeans. Wow! Plant-based diet. 100% plant-based diet. Kaya mag-umpisa na tayo? Sige. Okay, sige. Meron po tayong recipe dito. Itong mga ingredients, whole wheat flour. Tungkol ito sa fiber at marami po itong vitamins and minerals. Kasi whole wheat flour ito, hindi masyadong processed. Meron din po tayong active dry yeast. Active dry yeast po ito, ay may mga vitamins po ito at mga vitamin Bs, vitamin B. Tapos salt and extra virgin olive oil. Ngayon, umpisa po tayo, ganito ang gagawin natin, gagawa tayo ng pizza dough, gagawa tayo ng sariling nating sauce, at saka yung mga toppings natin sa pizza. Okay po, ito na po tayo. Lagay po natin yung harina. Tapos yung asin, kukuha tayo ng asin, tapos lagyan po natin ang half a cup of water, saka natin po ito haluin. Ngayon, mamasahin po natin ito. Ano? Alam niyo po, Kuya Arnel, kapag nakita ko po yung dough, naalala ko po yung kwento ng mga Israelites na pinalabas ng ating Panginoon at diniliver niya siya from the Egyptians at kinain nila yung mana from heaven.
kamikita po natin na simula talaga sa sinaunang panahon, natural at simple diet na yung binibigay ng Panginoon sa ating mga pangangatawan sa, para sa ating kalusugan. Oh. Kasi pwede naman siyang maghanda ng isang napakagarang fiesta, di ba? Oh. Pero hindi niya ginawa yun, kundi nag-stick talaga siya sa simple diet. Oh, talagang lahat yung, kahit na sa Garden of Eden, creation pa, talagang original doon yung simple plant-based diet talaga. Mm. Ngayon, pagmasa po natin ito, mga around 3 minutes, hanggang po maging non-sticky na tayo. Ano? Ngayon po, after 3 minutes, ang mangyayari po niya, ganito na. Ganito na. Yan, ganito na po. Yan, ano? Lagyan po natin ng konting arena pa para hindi tayo, hindi mag-stick sa ating mga kamay. Tapos, i-rolling pin na po natin ito. Tabihin po natin. Sir. I-rolling pin natin ito. Habang nag-rolling pin po tayo, pagtatagalagyan po nito ito ng ano ng arena para hindi mag-stick sa rolling pin. Ganyan lang po, konting practice lang ano. So dapat po even yung pressure natin para pantay-pantay po yung kapal ng ating pizza. Tapos po nito, dahil po may active dry yeast ito, paalsahin po natin ito ng around 1 hour. Lalagyan po natin siya ng mga holes para makasingaw yung fermentation na ano niya, yung hangin niya. Ngayon, paalsahin po natin ito after 30 minutes. Ayan. Ngayon po, ang mangyayari po niyan ay isa ng after 30 minutes, magigip po siyang ganito ng pizza dough. Ayan. Ilalagay po natin ito sa oven for about 8 minutes para po siya mag-set. Para ganun din, mamatay yung yeast. Tumigil na ang kanyang pag-alsa. Ngayon, tatabi po natin ito. Sunod po natin gagawin ay? Ang gagawin na po natin ay yung... yung ating toppings. Tama yung ba? Sauce na muna. Ah, yung sauce. So, yung tomato sauce yung gagawin natin. At ano po yung mga ingredients na kailangan para sa ating tomato sauce? Sa tomato sauce po naman, from scratch tayo gagawa. Ooh. Meron po tayong kamatis at saka basil. Mga antioxidants po ito. White onion, ang ating antibiotics, natural antibiotics. Meron po tayong salt, asukal, muscovado sugar, sa mga vitamins and minerals. At tapos gagamit po tayo ng extra virgin coconut oil. Yan, so ilalagay po natin. Papansin ko po na ang mga ingredients natin ay natural na antioxidants and natural medicine po sila sa ating katawan. Opo, ganun po talaga. Kasi mahirap po kasing bibili tayo ng ready-made ng sauce. Mm-hmm. Kasi hindi natin alam kung anong mga ingredients nakalagay doon. Kasi sinasabi nila na meron niyang mga spices, hindi natin alam kung anong nakapangalan doon, nakapaloob sa spices. So, puro man-made na po yung mga chemicals na nakikita natin sa nabibili nating tomato paste. Okay. So, mas maganda pa rin yung sariling gawa. At least alam natin kung ano yung mga nailagay natin. Oo, kasi sa food industry kasi, alam mo dyan, sa food industry, yung mga halimbawa, yung betsin, yung betsin ng mga chemicals, pag nalaman na yan ng tao na mahirap yan, hindi na sila mibili. Ngayon, pinapalitan lang nila ng pangalan yan. Kaya marami silang alias na akala mo, masustansya, pero yung pala, hindi natural. Lagay na po natin ito, tomato. Oo na. Aamoy ko na po yung bango ng ating onion. Ngayon po, dahil may acidic ang tomato, ika-counter po natin yan ng yung sugar. Muscovado sugar. Ika-counter po natin siya. Kasi it's healthier than white refined sugar. So, ang galing po ng Panginoon, kasi binibigyan niya talaga tayo ng natural foods na hindi na natin kailangan dumipende sa man-made processed products na pwede na tayong gumawa ng masarap na pagkain based lang sa natural ingredients. Opo, ganun talaga. Ngayon po, para mapabilis ito, pwede pong lagyan natin ng tubig. Tubig to prevent from drying. At para rin hindi dumikit sa pan ng ating kamatis. Ngayon po, after 30 minutes or 20 minutes, siguro lalambot na ito.
At pag malambot na po siya, pwede po nating durugin ng ganitong mask, masher natin. So manual lang po natin durugin. O kaya kung meron po kayong ano, food processor, pwede po natin itong ilagay sa food processor para mas madali siyang madurog. Oo nga naman. Yan. Ganyan na po siya, ano? Pero mas durog pa siya dapat kung gusto natin pinong-pino at yung tomato sauce. Yung onions po, ganyan na po talaga siya kalaki. Or kailangan po mas pino pa. Oh, mas pino pa. At mas pino pa po. So, kailangan mas pino at mas maliit pa yung chop ng ating onions para mas maging sauce-like yung kanyang texture. Oh, i-blender na lang po natin ito, ano? Tapos, lalagyan po natin na siya ng basil. So, ang ginamit niyo po dyan ay sweet basil. Sweet basil po ang ginamit natin dito. So, pwede naman po tayong mag-grow niyan dito naturally. Oo. Madali lang naman po siya. And then, ang sunod pong gagawin natin after that? Ito na po siya. Duto na po ang ating tomato sauce. Kaya may alternative din po tayo kung gusto nating pinong-pino, i-blender lang po natin 'to Ngayon, hindi po tayo mahirapan. Hindi tayo mahirapan. Ngayon, ita-transfer na po natin ito sa ating container. So, ita-transfer sa ating container. Set aside po muna natin meron tayong sauce. Tapos, sunod po natin gagawin ay yung mag-grill po tayo ng vegetables. Yan. So, ano pong gagawin natin sa vegetables na yan? Para saan po ba yung grilled vegetables natin? Yung pang-toppings na po natin ito, pang-toppings, So, yun yung magbibigay lasa sa ating pizza dough. Opo. Ito po yung gagamit po tayo ng toppings, yung eggplant, bell peppers, tapos tomatoes and pineapple. Rich in vitamin C po sila lahat. Tapos ito naman po yung sa mga nag-weight loss, yung eggplant. Mm. Tapos meron po tayong sesame seeds as toppings. Mm. Ang galing po ng eggplant kasi may nabasa rin po ako na yung eggplants po pala ay nag-a-absorb siya ng excess fat sa ating katawan. Kaya mas mabuti rin po pala na kung kakain tayo ng eggplant, huwag na po nating prituin kasi baka na-absorb niya na yung oil na galing sa pang-fry natin. So better na as is po siya or yung nilaga or yung tulad dito ang gagawin po natin as topping sa ating pizza. Ayun po, i-grill na natin siya. Lagyan po natin ng coconut oil. Pahid lang po ng coconut oil. Tapos, ilagay na po natin siya lahat. So, i-grill po natin yung ating toppings. Ang toppings. I-spread lang po natin siya. I-spread. At lagyan natin ng asin. Spread asin po. Pag ang hinahabol po natin dito, yung magkaroon siya ng grill marks, Yan, evenly spread natin siya. So, ano pong ibig sabihin nyo ng grill marks? Kasi hindi naman po tayo sa grill nagluluto, kundi sa kawali lang po. Ano po yung sign na ano po na yung ating pwede rin kasi itong gawin grill, kasi ang hinahabol po natin, yung mag-init. Mag-init. Maluto siya sa init ng pan. Yan. Yan po, mga 4 minutes, okay na po ito. Mga 4 minutes. Ngayon, habang niluluto po natin yan, gawin po natin yung garlic sauce natin. Yung garlic sauce natin ay yung parang pinaka-cheese. Ang gagamitin po natin yung soybean curd or tofu. Gagamit po tayo ng garlic, calamansi juice, tapos extra virgin olive oil and salt. Yan lang po. Para po sa ating cheese. Oh, sa vegan cheese. Po yan, sa vegan cheese. Yes. Ngayon po, alam po ninyo yung soybean. Yung soybean rich in protein po yan. At saka for the beauty of the skin po yan. Nakakapagpaganda ng skin. Yan. Siguro po, okay na po ito. Yan po ang grill mark. Yan. Yung may brown, yan ang hinahanap po natin. Yan.
Oo nga, mukha na nga po siyang grilled. Oh, grilled. Kahit hindi tayo nasa grilling pan, mukhang grilled na yan. Ano, ha? Grilled na nga siya. Transform na po natin yan sa ating oops. So, yung tofu cheese, ayun po yung base natin. Oh, yun po. Or ihalo po ba natin yan sa ating tomato sauce? I-assemble po natin yan mamaya. Ah, okay. Okay. Sige. Ngayon po, ito na. Ang gagawin po natin dito ay ilalagay po lang natin yan sa blender. Yung tofu. Yung garlic. So, buo po yung garlic. Oh, pwede rin i-aid natin ng ganito. I-scrap na lang natin ganyan. Pero okay na rin na po yung siguro yung blender kasi oh, kasi nabiblend din yan. Lalo-lalo basta matalin yung ating blender. Tapos yung calamansi juice, vitamin C ito. Tapos asin, konting asin. Saka yung muscovado sugar na kaunti pang counter ng acidity ng calamansi. Ayun po, i-blender po natin ito. Lagyan po natin siya ng konting tubig para maano yung consistency niya. Ano po? At ma-dissolve din yung ating salt and sugar. Ayan. Tapos siya. Ayan, so mukhang ganda ng texture ng ating cheese. Alalayan lang po natin ang tubig para ang texture niya ay maging isang malapot na parang cheese. Ano po? Ayan. Pero okay, hindi naman po yung sobra. Hindi naman po sobra. Oh. Mukhang gatas na siya. Tapos, pagkatapos po nito, i-transfer natin siya sa dispenser, ganito. Kaya mag-assemble na po tayo. Ano? Ilagay po muna natin yung sauce natin. Yung sauce, i-spread po natin siya. Yan, i-spread po natin vegan sauce. Lagyan po natin siya ng cheese. Yan. Tapos yung grilled vegetables natin. Toppings na po natin yan. Yung grilled vegetables. So yan po ay i-bake pa natin. Oo, i-bake natin to until yung heat, ma-heat yung lahat sila, ma-heated through. At para maluto yung ating pizza dough. Oo. Ayan, so malapit na pong matapos ang ating ito po, vegan pizza. Ito na po yung vegan pizza natin. Ipapop natin ito sa oven around 8 to 10 minutes for about for around 350 degrees. Mm. Okay po. Tapos magkakaroon po tayo ng finished product. Ayan, so ito po ang finished product. Ito na po yung finished dish nating grilled pizza. So para po dito sa ating finished product, ano po yung mga ginamit nating ingredients? At magbigay po tayo ng recap sa ating viewers. Ang ano po nito ay kailangan po natin ng ano ng sa pizza daw yung harina, half a cup of harina, whole wheat flour, yung tubig, half a cup of tubig, tapos salt and active dry yeast para sa pag-alsa, mamasahin po natin 'yan. Tapos naman po sa tomato sauce, magkaroon po tayo ng isang cup ng tomato, isang cup ng onion, salt and pepper, tapos basil. Ngayon naman po, yung mga toppings natin, depende po sa kagustuhan natin kung anong gusto natin, ano, vegetables. Basta, i-chop lang po natin yon, lagyan natin ng olive oil and salt, tapos ilagay na natin sa pan, i-spread lang natin, after which, pag nakakita na tayo ng mga pagbabrown-brown, okay na po yun. So, ang galing po, no, so we can explore kung ano-anong klaseng toppings ang pwede nating ilagay. Depende po sa ating kagustuhan. So, there you have it. Ito na po ang ating vegan pizza. So, set aside po muna natin ito. Tikman natin ito mamaya habang in-explain po sa atin ni Sir Arnel kung ano po ba yung next nating recipe for today. Ang gagawin po natin ay tostadas with perioles hummus. Yan. And tomato salsa toppings. Yan. Yan po ay isang appetizer.
Tapos, mga sustansa din po yan kasi puro plant-based diet po yung lahat. Ano. Ayan. Ngayon, ang gagawin po natin ay meron tayong ano, tortilla. Ang mga ingredients po natin yan, tortilla. So, meron po tayong propolis. Maging creative lang po talaga tayo sa paggawa ng mga vegetable dishes at marami tayong may create na bago mula sa plant-based na ingredients. Ngayon, ang una po natin gagawin ay mag-deep fry po tayo. Habang pinapainit po natin itong mantika, ay ito po ang mga ingredients natin, propolis, local beans po ito, rich in protein. So, napalambot na po yun? Oo, malambot po na po dapat yan. Dapat malambot na ang ating propolis. Tapos meron po tayong sesame seeds, meron po tayong calamansi, and meron po tayong garlic. At ito po yung pan-toppings natin sa tostadas. Yan. Ngayon, hahiwain na po natin itong flatbread natin, tortilla. Ang ingredients po nito ay whole wheat. Yan. At sa pag-deep fry po, kailangan mainit na mainit po ang ating mantika. Mainit na mainit po yung mantika para natin. Para mas maunti ay ma-absorb Opo. Na oil ng ating tortilla. Oo. Ito po, pag mainit na po ang mantika, pwede na po natin ilagay yung ating nachos hanggang maluto siya. Yan po, yan. So lumobo na siya kasi nag-expand yung air sa loob ng ating tortilla. Okay. Hintayin po natin siyang maging golden brown. Yan po, ayan. So mabilis lang po talaga mabilis siya, no? Po talaga kasi siya. Mainit na mainit talaga ang ating mantika. So pwede naman po siyang pagsabay-sabayin. Okay. Pwede naman po sabay-sabayin. Pero mas maganda po yung isa-isa lang. Ah, isa-isa. Yan, ganyan po. Ganyan ang hinahanap natin. Brown, ganyan. Ngayon po, pag naubos na po natin na ma-deep fry yung ating tortilla, ay ganito na po yun mangyayari. Ayan. Tapos, ang next step po natin ay gagawa po tayo ng pakidinis na lang yan. Ng humus natin made up of propolis. Ang gagawin po natin, ilagay po lang natin yung isang cup ng propolis. Yung kalahating cup ng sesame seeds. So, kailangan ground na po yung sesame seeds natin. Para ano, sigurado siyang ma-integrate sa ating humus. Lalagay po natin ang calamansi juice, saka po yung isang garlic. Okay po, magbe-blender na po tayo. Kaya simpleng-simple lang po itong humus na paggawa, pero ginamit po natin version yung propolis. Yung local beans po natin. Kung ganyan po, haluan lang po natin ng tubig para ma-aid ang kanyang pag-blend. Ayan, so, napaka-versatile po pala talaga ng ating dough. Kasi kanina, ginawa nating pizza. Medyo makapal-kapal lang. Pero kung gusto natin gawin katulad ng tostadas, panipisin lang natin yung ating dough. Oo. Kaya simpleng-simple lang ito. Okay, lagyan po natin ng asin, konti. Saka i-blender po natin. Yan, okay na po ito. Ngayon, ready na po natin yan na i-spread dito. Tulungan mo ako nito, Jam. Sige po. Ikaw na maglagay nitong spread dyan, unti-unti. Ganito lang. Ganyan, yan. So, ang tawag po dito sa spread na to ay propolis. Propolis. Ngayon, next recipe po natin ay yung paggawa ng tomato salsa. Tomato sauce. Initin po lang natin itong kawali. Yan po ay ipapatong din natin dito sa ating tostadas. Opo. Lagyan po natin ng konting mantika. Painitin at ilagay po natin yung mga ingredients. Kamatis for our vitamin C. White onion for our antibiotics. Bell peppers. Lahat lang po yan, sabay-sabay lang ilagay natin. Pwede rin po. Tapos yung mga may restriction sa oil, pwede pong
lagyan po lang natin yan ng konting tubig at wala, libre na po kayo sa oil. I-balance po natin yung acidity ng muscovado sugar. So dapat po pala binabalance natin yung acidity. Kasi napansin ko po, opo, every time na maglalagay po tayo ng medyo maasim, ay binabalance natin siya with sugar. Yes. Para ma-neutralize ang ating acidity. Ngayon po, after 30 minutes ito, ay maglalambot na rin siya uli. Dudurugin po dudurugin natin. Dudurugin po, roll yan natin yan. Preferably po, pwede pong durugin natin ito ng pinong-pino. Pwede rin pong ganito lang para crunchy. Mm. Okay. So, paano po itong ating mga vegetables natin? Sa pag-assemble na po natin yan. So, nasa ibabaw na lang po siya. Siyempre, hindi na po natin yung kailangan lutuin. Oo. Okay. Ngayon po, sa pagluto nito, gagamit po tayo ng herbs. Importante po sa herbs na ilalagay po natin na wala nang init. Okay po? Ngayon po, okay na ito. So, raw po dapat yung ating herbs para ma-maintain ang mga enzymes at vitamins and minerals na makukuha natin. Exactly, ganun po. So, ano po yung herbs na nilagay natin? Nilagay po natin dito yung cilantro. Cilantro. Opo. May other term pa po ba sa cilantro? Sa Tagalog, ang tawag natin dyan, wansoy. So, wansoy. Nilagay po tayo ng wansoy sa ating, ano po ang tawag dito, Kuya Arnel? Yung tomato salsa. Tomato salsa. O tomato sauce na pang-toppings dyan. Ngayon, pwede na po natin itong ilagay dyan. Ayan po, yan. Yan, so, magiging buhay na ang ating dish. Napaka-colorful na naman muli. So, ang galing talaga, kailangan lang talaga ating mag-experiment. Kasi marami nagsasabi na kapag vegan ka daw ay boring kasi puro gulay. Pakialis na lang matamito dyan. Wala tayong kakaining iba, hindi gulay na lang. Pero kahit gulay lang yung kinakain natin, marami tayong masasarap na meals na pwedeng maihanda. Maging open-minded lang tayo na mag-experiment at mag-try ng kung ano-ano bagay para maging exciting din ang ating pagiging vegan. Na hindi natin kailangan mag-stick lang sa isang klaseng gulay, kundi mag-explore tayo ng iba't ibang ways how to make vegan meals good for our health. Ngayon, ito na po yung finished dish natin. Tostadas with percolis hummus and with tomato salsa. At ito rin po yung ating pizza kanina. Opo. So, titikman na po natin, Kuya Arden. Okay, sige po. Yan, so tikman po na natin ang ating vegan pizza. Oh, sa pag-uulit po natin ang mga ingredients po nito, yung tortilla, meron po tayong percolis, yung native beans natin, good for our protein needs. Meron po tayong tomatoes, white onions, bell peppers, and salt and pepper. At tapos, para sa toppings natin, meron po tayong raw vegetables, yung lettuce natin, para sa mga enzymes natin. Okay, gusto mo nang tikman? Sige po. Oh, sige. Let's begin. Yan, ito po ang ating pizza. Oh, alternative natin yan. Mm. Oh, ano? Okay, back to basics tayo. Oh, back to basics. Kaya nga, ito, gusto mo rin ito? Tikman? Okay. Oh, sige, yan. Ang ating tostadas. Tostadas. Mm. Kasi nakikita natin ito, talagang napakabuti ng Panginoon at talagang binibigyan tayo ng mga sari-saring dish na lahat plant-based diet. Kaya gusto nila na makabalik tayo sa Kanya. Kaya nga, pumunta siya rito para ma-redeem tayo eh. Amen. Hindi yung mapahiwalay tayo, lalo-lalo na sa pagkain. Na kung ano-anong kakainin natin. Na taliwas sa Kanyang original diet. Di ba? Tama po yung sinabi niyo, Kuya Arnel. Gusto talaga ng Panginoon na maging masaya tayo at maging malusog. Hindi lang habang ating buhay, kundi maging meaningful din ang ating way of living. Na di dahil sa mahabang buhay natin, pero may mga sakit naman tayo, kundi maging healthy and long life yung ating makuha from eating these kinds of vegan and plant-based meals. Okay, kaya tara na kayo, sama na kayo sa amin, mag-vegan diet tayo, makabalik tayo sa original diet at sa healthy lifestyle.
Maraming salamat po sa inyong lahat at nakasama niyo po kami upang malaman kung paano nga ba magluto ng mga masustansyang pagkain. Dito lamang po yan, where you can fill not only your tummies, but your spirit. Food and Soul, Bicol Edition! Presenting the best news in the world. You're watching The Hope Channel. Bringing hope the world over. Hope Channel. Isang maligayang pagbati sa inyong lahat na patuloy na sumusubaybay sa programang ito. Muli, ang inyong lingkod, Pastor Luis Bon, na nagsasabing, samahan ninyo ako sa muling pagtalakay ng isang panibagong pag-aaral sa programang ito, Buhay Kasama si Kristo. Inyo pong mapapansin na ating nabigyan ng pagkaunawa ang ating pinag-uusapan noong mga nakalipas na pagkakataon ng buhay ng tao'y sadyang tunay na napakahirap, mga suliranin, mga karamdaman na ating nararanasan. Ngunit, ang isang katanungan na nais nating bigyan ng pansin sa mga oras na ito ay sino ba talaga ang malusog? Katanungan na hindi maunawaan ng ilan. Katanungan na nais makamtan ang kasagutan. Sino ba talaga ang malusog? Kaibigan ko, ang ilan sa mga basketball player ay nagsasabi, walang ibang malusog kundi kami. Tingnan ninyo kung paano nila gawin ang pagtakbo paroot parito na sila'y patuloy sa paglalaro na tila walang kapaguran. Pero gusto kong sabihin sa inyo na hindi lamang sila ang nag-aangkin na tunay na malusog at malakas ang resistensya, maging ang ilan sa tinatawag nating mga boksingero. Mapapansin ninyo na sa kanilang paglalaro, sa kanilang mga ginagawa, ay tunay na naipapakita nila ang isang malusog na pangangatawan. Kahit ang wika nila ay walang ibang malusog, kundi kami na merong isang matibay na pangangatawan sa mga paglalaban. Kaibigan ko, ang ilan din sa mga nagsasabing sila ay tunay na malusog ay ang mga tao na merong malalaking katawan na ang kanilang mga muscle ay tunay na napakalalaki. Kaibigan, sila mismo ang nagsasabing, kami ang tunay na malusog. Kaya't kung sila ay nag-aangkin at ang lahat ng ito ay inaangkin na silang malusog, ang katanungan natin, sino ba sa kanila ang malusog? Na samantalang, pagmasdan ninyo ang videong ito, ay nagpapatunay na kanyang sinasabing siya din naman ay malusog sapagkat siya ay merong malakas na pangangatawan. Mapapansin ninyo sa videong inyong nakikita ang kalakasan na kanyang ipinapakita. Kaibigan ko, kung silang lahat ay nag-aangkin ng isang tunay na malusog na pangangatawan, ay sino sa kanila ang tunay na malusog? O kaibigan ko, hindi lamang sila ang nag-aangkin sapagkat merong nagsasabi na ang tunay na malusog ay walang iba kundi ang katulad nila na inyong makikita sa inyong screen sapagkat
ang kanilang mga katawan ay napakalalaki at tunay na makikita mo ang kanilang katabaan na magsasabing sila nga ay tunay na malusog. Pero ang tanong, sino ba talaga ang tunay na malusog? Sapagkat ang ilan sa mga katulad nito na inyong nakikita ay nag-aangkin din na sila ay malusog. Kaibigan ko, samahan ninyo ako sa pagtalakay at sa pagsagot ng katanungan na ito na ibinigay ko sa inyo. Ngunit bago ang lahat, nais ko kayong muling anyayahan sa isang panalangin o panghingin natin ang patnubay ng ating may kapal. Tayo po yumuko sa isang panalangin. O dakila naming Diyos, sa mga oras na ito ay nais po naming lumapit muli sa inyong luklukan sa langit. Salamat ng marami sa isa pang muling pagkakataon ay pinagkaloob niyo sa amin upang malaman namin ang inyong kalooban sa pamamagitan ng inyong pagkalikha sa aming mga nilalang. O dakilang Diyos, salamat po na pinagkalooban mo kami ng pagkakataong ito. Samahan ninyo kami, ibigay ninyo sa amin ang pagkaunawa mula sa langit nang magkagayon ang inyong kalooban ang siya naming gawin sapagkat kayo ang may-ari ng aming buhay. O dakila naming Panginoon, salamat sa katiyakan na kami ay hindi ninyo pababayaan. Salamat sa kasiguruhan na makakamtan namin ang pagpapala sa pag-aaral na ito. Itong lahat ay aming hinihiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ngayon ay nais ko pong ipagpatuloy ang pagsagot sa katanungang ito na aking ibinigay sa inyo na ang katanungang sino ba talaga ang tunay na malusog. Oy, noong 1920, si Dr. Winlow ay kanyang binigyan ng pakahulugan ang tunay na kalusugan sa ganitong bagay. Ang sabi niya, science of preventing diseases, prolonging life, and promoting health and efficiency through organized effort. Ito ang kanyang pakahulugan na ang wika niya, kapag ka ang isang tao ay walang nararamdaman, kapag ka ang isang tao ay merong pag-aalaga sa kanyang pangangatawan, kapag ka ang isang tao ay walang sakit na nararamdaman, ang sabi niya, ang taong yan ay malusog na nga. But I would like to tell you na ang definition na ito ay noong pang 1920. Kaibigan, paglipas ng panahon, ang World Health Organization ay nagkaroon ng mas maliwanag na pakahulugan patungkol sa kalusugan. Pansinin ninyo ang wika nila. Health is the state of complete physical, mental, and social life being, and not merely the absence of disease or infirmities. Kaibigan ka, maliwanag na binigyan ng mas malinaw na pakahulugan ng World Health Organization na ang tunay na malusog na tao ay ang merong kompleto ng physical, ng mental, at ng social na aspeto sa buhay ng isang tao. Kaibigan ko, gusto kong sabihin sa inyo na ang tunay palang malusog noong 1948 ay ang isang tao na kumpleto ang aspeto sa kanyang pisikal. Naalala ko minsan, noong ako ay nasa kabataan, na hindi ko makalimutan ang awit na lagi naming inaawit. Sampung mga daliri, putol ang isa, dalawang tainga, lugain pa ilong na may bara. Kapag ka ang isang tao ay merong kaanyuan o katangian na katulad nito sa kanyang pisikal, ay maituturing na siya ay hindi malusog. Kaibigan ko, pisikal na anyo na ang wika, siya ay merong kumpleto
sa kanyang pangangatawan na ito ay walang problema. Ngunit, hindi doon nagtatapos sapagkat ang wika ng World Health Organization, ang malusog na tao ay hindi lamang pisikal, kundi siya ay ano, merong matino na pag-iisip. Inamahal, marami kayong makikita na mga tao na sa inyong pagkakilala, maayos ang kanyang sarili. Pero, makikita nyo minsan na siya'y ngumingiti, tumatawa na nag-iisa. Kaibigan ko, ang ganitong mga kalagayan ng tao ay itinuturing na hindi malusog ang kanyang mental. Sapagkat pagka ang isang tao ay merong maayos na pangangatawan, ngunit hindi maayos ang pag-iisip, kaibigan ko, ang World Health Organization ay nagwika na ito'y hindi malusog na tao. Kailangan na siya'y maayos sa kanyang physical na kaanyuan. Kailangan siya'y maayos sa kanyang mental na kaanyuan. Sapagkat pagka hindi, hindi ito kumpleto. Hindi lamang yun. Maging ang kanyang social na aspeto ng buhay ay kailangan na maging maayos at walang iba yan, kundi ang ating pakikipagkapwa-tao. Minamahal kong mga kaibigan, gusto kong sabihin sa inyo, at ito'y huwag ninyong kalilimutan simula ngayon, na kapag ka ang isang tao ay merong kaaway, hindi po siya itinuturing na malusog. Minamahal, ito'y isang hamon sa bawat isa sa atin. Nang isang tao na hindi marunong makipagkapwa, ang isang tao na laging merong kaaway sa kanyang buhay, kaibigan ko, siya ay itinuturing na hindi malusog. Kaya ngayong mga oras na ito ay ating bibigyan ng pansin na ang tao ay kailangang maayos ang pisikal, maayos ang mental, maayos ang kanyang pakikipagkapwa-tao. But I would like to remind you that this is 1948 definition. Pagkalipas ng mga panahon, 1970, si J.E. Park ay nagkaroon ng panibagong suggestion na kailangang idagdag doon sa pakahulugan ng World Health Organization sa malusog na pangangatawan. At ang wika ni J.E. Park, kailangan isama ang espiritual na aspeto sa buhay ng tao sapagkat ito ang pinakakumpleto sa buhay ng tao. Minamahal, 1970, isinuggest ni J.E. Park ang bagay na ito. At noong makita ng World Health Organization na ito'y merong sense, na ito'y nakita, na ito'y tunay, at ito'y mahalaga sa buhay ng tao, ang wika nila, ito'y kailangan nating isama. Kaya ngayon, nagkaroon ng mas maliwanag na pakahulugan ang tunay na kalusugan noong mailagay ang espiritual na aspeto ng buhay ng tao noong 1970. Kaya't matapos itong mailagay, ang wika, ang health is a state of complete physical, mental, social, and spiritual well-being of man and not merely an absence of disease or infirmity. Kaibigan ko, apat na aspeto sa buhay ng tao. Ito ang ating tinitinga na hindi lamang pala basta ang tao ay malusog ang katawan. Na hindi lamang pala basta ang isang tao ay merong maayos na pag-iisip. Hindi lamang pala ang isang tao ay magkakaroon ng maayos na pagkikipagkapwa-tao, kundi ang isang aspeto na ang maayos na relasyon sa ating Panginoon. Kaibigan ko, sa mga oras na ito, ganito ang tunay na malusog. Kaya't pagka ang isang tao, maging siya man ay isang tao
na mayroong malaking pangangatawan. Maging siya man ay isang tao na medyo maayos ang pag-iisip. Isang tao na marunong makipagkapwa-tao. Ngunit, kung ang kanyang relasyon sa may kapal ay hindi maayos, kailanman hindi siya ituturing na malusog sapagkat ang pakahulugan ay ang kumpleto ng apat na aspetong ito. Kaibigan ko, sa mga oras na ito, maging ang Concise Oxford Dictionary ay nagkaroon na ng definition ng wika, health is a physical soundness, mental soundness, and spiritual soundness. Ito ang patunay na noong may suggest ni J.E. Park ang spiritual na aspeto ay inilagay ito at tinanggap ng World Health Organization bilang pinakakahulugan ng tunay na malusog na pangangatawan. Minamahal ko sa mga oras na ito. Nais kong sabihin sa inyo na ito ang dahilan kung bakit nais ng Diyos na magkaroon tayo ng maayos na pakikipagkapwa sa atin mga kaibigan at maayos na relasyon sa Kanya bilang ating Panginoon. Sapagkat ang tunay na malusog ay ang kumpleto sa apat na aspetong ito. Kaibigan ko, gusto kong sabihin sa inyo, ang nakatala sa aklat na itong tinatawag nating Holy Bible, Lucas Kapitulo 2, versikulo 52, ang buhay ni Jesus habang siya'y narito sa lupa ay inyo pong pakinggan. Ganito po ang wika. And Jesus increased in wisdom, that is mental, and stature, that is physical, and in favor with God, that is spiritual, and in favor with man, that is social. O, minamahal kong mga kaibigan ko, maging si Jesus mismo, nung siya ay sinilang sa sanlibutang ito, namuhay ng katulad nating mga tao. Si Jesus ay merong apat na aspeto ng buhay ng tao. Narapat ang Jesus na ito, nung magkatawang tao upang kanyang iligtas ang kasalanan o ang mga tao sa kanilang kasalanan, ay nabuhay siya na merong malusog na pangangatawan sapagkat ang wika, siya'y lumago sa kaalaman, that is mental. Siya'y lumago sa kanyang physical. Lumago siya sa relasyon sa kanyang Diyos, sa kanyang Ama. At lumago siya na merong maayos na pakikisama sa lahat ng mga tao. Kaibigan ko, ito ang ating halimbawa. Ang Panginoong Jesus na ito, na siyang bumabas sa lupang ito, ay siya nating modelo na nabuhay na merong apat na aspeto katulad ng ninanais niya para sa atin. Kaya ngayon, gusto kong sabihin sa inyo, paano natin malalaman ang mga bagay na ito sa ikabubuti ng ating buhay? Ano ang mga bagay nating gagawin upang ang mental, upang ang physical, upang ang ating social life at ang ating relasyon sa Panginoon ay ating makita ang nararapat, ano ang mga bagay na ating bibigyan ng pansin. Kaibigan ko, marami tayong mga aklat. Mga aklat na nariyan lamang na kung gusto mo na ikay matuto sa aspeto ng iyong physical, meron kang masusumpungan. Mga aklat na kapag ka gusto mo at ninanais mo na maging maayos ang iyong pakikipagkapwa-tao, meron kang masusumpungan. Pagka nais mo na magkaroon ka ng maayos na relasyon sa Diyos, may aklat na masusumpungan ka. Kaibigan ko, gusto kong sabihin sa inyo, ito ang kahalagahan ng mga aklat, na kahit ang ating mga bata ngayon sa elementarya ay napakaraming aklat na ating binabayaran taon-taon upang sila'y matuto na isang maging ganap na tao
upang matuto sa lahat ng mga aspetong ito, kaya't merong isang aklat. Pero ngayon ay nais kong sabihin sa inyo ang isang napakahalagang bagay. Na ito ay nais kong dalhin sa inyo sa pamagitan ng iyong pagkaunawa na kapag ka ikaw ay bumibili ng isang sasakyan, bukod sa resibo, bukod sa susi na iyong ibinigay sa iyo, at bukod sa sukli, kung meron kang sukli sa iyong pagkabili, ang sasakyan na iyon ay merong kasamang isang aklat sa pagbili mo ng sasakyan niyo. Kaibigan ko, ang aklat na ito ay maaring nasa inyong mga isipan na. Nang aklat na ito nakasama doon sa sasakyan na iyong binili ay tinawag nating manual. Ang manual na siyang ginawa nang nag-imbento ng sasakyan na iyong binili. Ang manual na walang iba kundi ang aklat na tinatawag nating Book of Instructions. Ito ang mga aklat na magtuturo sa atin ng mga bagay upang malaman natin kung ano ang dapat nating gawin sa produkto na ating binili. Minamahal, mapapansin ninyo kung kayo nagbabasa ng inyong manual na doon ay masusumpungan ninyo ang pangalan ng nag-imbento ng produkto na iyong binili. Sapagkat kung iyong papansinin, lahat ng mga appliances, lahat ng iyong mga binili na inimbento ng tao ay merong kasamang manual na siyang nagpapahayag kung papaano mo ingatan, kung papaano mo pangalagaan ang produkto na iyong binili. Nakasubok ako bumili ng refrigerator. Nung ako'y binata pa at ang wika, ako'y nais ko ring uminom ng isang malamig na tubig. Kaya't pagkarating ng delivery van na nagdala ng aking refrigerator, ay karakaraka ko itong isinaksak doon sa outlet. At pagkatapos, pinalamig ko agad ang tubig. Ngunit pagkalipas ng isang linggo, ay napansin ko na ang motor ng refrigerator ay kumakalansing, kumakalog. At nung basahin ko ang manual, hindi pala dapat isinasaksak agad ang refrigerator matapos ang delivery, sapagkat yung oil sa motor nito ay kailangan munang bumaba upang hindi siya sumayad at hindi masira. Kaibigan ko, ito ang kahalagahan ng manual. Ang manual na magtuturo sa atin ng mga bagay na dapat gawin. At ang manual na yan ay masusumpungan mo diyan ang pangalan ng produkto na iyong binili. Nariyan din sa manual na yan ang instruction kung papaano mo gamitin at pangalagaan ang produkto. At diyan sa manual, merong mga safety precautions and warnings para iyong maingatan ang mga bagay na hindi dapat sa isang produkto na iyong binili. Kaibigan ko, sa mga oras na ito, nais kong sabihin sa inyo ang isa pang napakahalagang bagay na nais ninyong, na nais kong inyong malaman, na tayong lahat ay nagmula sa isang sanggol. Isang sanggol. At itong lahat ay katunayan sa ating buhay. Kung kay aking tatanungin sa mga oras na ito, kung sino ang gumawa sa inyo, maaring sabihin ninyo ay karakaraka ang Panginoon. Pero kung titingnan natin ang tunay na buhay, sino ba talaga ang gumawa sa inyo nung ikaw ay naging sanggol? Ang sagot ninyo ay walang iba kundi ang iyong ama at ang iyong ina. Hindi ko lang alam kung anong oras kayo ginawa. Hindi ko alam kung anong pagkakataon. Pero ang katotohanan sa buhay, ang lahat na naging sanggol ay sapagkat sila'y ginawa ng kanilang ama at ng kanilang ina. Ngunit ang sunod na katanungan, sino
ang gumawa sa inyong ama at sa inyong ina. Oh, walang ibang kasagutan. Siyempre, ang kanilang mga ama at ina. Ngunit walang katapusang katanungan, sino ang gumawa ng kanilang ama at ng ina, ng kanilang ama at ng ina? Oh, ang sasabihin ninyo, siyempre, yung ama at ina ng kanilang ama at ng ina at nung ama ng kanilang ina. Kaibigan ko, walang katapusang pagtatanong, walang katapusang kasagutan sa katanungan. Ngunit nais kong sabihin sa inyo na ang lahat ng ito, lahat tayong mga tao ay nagsimula sa iisang mag-asawa na walang iba kundi si Adan at si Eva. Kaibigan ko, aminin niyo man sa hindi, ako ay inyong kamag-anak. Maaring hindi niyo kayang tanggapin sapagkat hindi magandang lalaki. Ngunit sasabihin ko sa inyo, yayamang pinagmulan natin si Adan at si Eva, yayamang iisang ating mga magulang, yayamang doon lahat tayo nagpanimula, sasabihin ko sa inyo, tayo ay mga magkakamag-anak. Oh, anong dakilang pabalita na nais nang dalhin sa inyo ng manual na ito na ibinigay sa atin ng may Panginoon. Nanupat, nais kong sabihin sa inyo na ito ang dahilan kung bakit ayaw ng may kapal na ang sinumang tao ay magkaroon ng kagalit. Ito ang dahilan kung bakit ayaw ng Panginoon na ang isang tao ay magkaroon ng kaaway. Sinabi niya na ang tunay na malusog ay ang isang tao na marunong makipagkapwa-tao. Minamahal, hindi kailangan tayo mag-away-away. Hindi kailangan tayo magkakagalit. Hindi kailangan naaapihin natin ang isa man sa atin. Sapagkat ang katotohanan, iisa tayong dugo na nagmula kay Adan at kay Eva. Minamahal, ang tunay na malusog ay ayon sa pakahulugan na ibinigay ng World Health Organization. Opo, ng mga oras na ito, ay nais kong sabihin sa inyo, ang isa pang katanungan sapagkat hindi pa tayo nagtatapos, saan nang galing si Adan at si Eva? Sino ang gumawa sa kanila? Pakinggan ninyo, ang aklat na ating babasahin ngayon sa aklat ng Genesis, Kapitulo 2, versikulo 7, ang wika po ay ganito. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa labok ng lupa. At hiningahan ang kaniyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Kaibigan ko, nilalang ng Diyos ang tao. Narupat si Adan at si Eva ay nilikha ng Panginoon para maunawaan ninyo ng mainam. Itong tao ay inimbento ng Diyos ayon sa kanyang kapangyarihan mula sa labok ng lupa at pagkatapos hininga niya sa kanyang ng hininga sa butas ng ilong at ang tao'y naging kaluluwang may buhay. Minamahal ko, mga kaibigan, nilikha ng Diyos ang tao. Inimbento niya ang tao sa pamagitan ng kanyang sariling kamay, sa pamagitan ng kanyang sariling kapangyarihan, kanya itong ginawa. At nais kong sabihin sa inyo, yayamang ito'y kanyang inimbento, yayamang ito'y kanyang ginawa, dapat meron siyang isang manual. Manual na isang aklat na magtuturo kung paano pangalagaan ang produkto na kanyang nilikha. Kaya sa oras na ito, nais kong sabihin sa inyo, ang isang aklat na kalakip ng kanyang nilikha, walang iba kundi ang banal na aklat na ibinigay ng Diyos. Hindi po ito pang relihiyon. Ang aklat na ito ay hindi upang gamitin ninyo sa lahat ng pagpapatunay ng inyong pananampalataya at paninindigan.
ang aklat na ito ay isang manual, aklat na pampamilya upang turuan tayo sa tamang buhay, sa tamang kalusugan na sadyang idinisenyo ng Panginoon sa buhay ng tao. Minamahal, ito ang ating manual. Isang manual na kumpleto ng aspeto sa buhay ng tao. Na kung hinahanap mo ang tunay na pamamaraan sa kalusugan ay narito sa manual. Kung hinahanap mo ang tunay na pamamaraan upang maging maayos ang iyong kaisipan, narito sa manual. Kung hinahanap mo ang pakikipagkapwa-tao, narito sa manual na ito. At ang maging relasyon mo sa Panginoon na siyang lumikha sa iyo ay narito sa manual na ito. Kaibigan ko, nakasulat dito ang pangalan ng may likha sa atin. Nakasulat dito ang pangalan ng produkto na kanyang ginawa. Nakasulat dito ang mga instruction kung papaano natin pangalagaan at gamitin ang ating mga buhay. At sa aklat na ito, napapaloob ang mga precautions at mga warnings na kanyang ibinigay upang maihanda natin ang ating buhay sa maayos na pangangatawa. Kaibigan ko, ito ang manual ng tao. Na matapos likhain ng Diyos, ay hindi niya ito pinabayaan na magkaroon, na wag magkaroon ng isang maayos na gabay. Gabay sa buhay ng tao na kanupat kapag ka ito ang ating tiningnan ay hindi tayo magkakaroon ng masamang kinabukasan. Minamahal, pansin ninyo ng maigi na ang banal na aklat na ito, na manual na ibinigay ng Diyos, ay sadyang tunay na magtuturo sa atin ng lahat ng mga bagay upang may ayos ang ating buhay kasama ng ating Panginoon. Pakinggan ninyo ang nakatala sa aklat ng ikalawang Timoteo, Kapitulo 3, Versikulo 16 at 17. Ganito po ang pagkasabi. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasiyahan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Opo, minamahal ko mga kaibigan, ang banal na aklat na ito ay siyang manual na ibinigay ng Diyos sa tao. Ang aklat na ito ang magtuturo ng tamang landas. Itong aklat na ito ang magsasansala sa mga gawang masasama. Ito ang magsasaway sa atin sa lahat ng kalikuan. Kaibigan ko, ito ang manual upang maging maayos ang ating buhay kasama ng ating Panginoon. Ngunit, merong ilan sa inyo na magsasabi, "Oh, pastor, ginawa lamang yan ng tao. Ang mga tao ang sumulat niyan at hindi ang Panginoon." Ngunit, nais ko kayong bigyan ng isang kaalaman na narito rin sa aklat na ito. At ang aklat na ito, ang wika sa 2 Pedro 1:20-21, inyong susubaybayan habang aking binabasa. Ang wika na maalaman mo na ito, na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na naudyukan ng Espiritu Santo. Minamahal kong mga kaibigan, tunay na ito'y hindi salita ng tao. Kahit kung inyong mapapansin, saan man kayo pumunta, kapag ka tinanong mo kung ano ang aklat na ito, sasabihin sa iyo, yan ay salita ng Diyos. Hindi kailanman sinabi na ito'y salita ng tao,
sapagkat ang mga alagad ng Diyos na nagsulat nito ay merong salita na naririnig mula sa langit na iwiniwika ito upang kanila mismong isulat ayon sa sinabi ng ating Panginoon. Kaibigan ko, this is the Word of God. Salita ng ating Panginoon. Kaya nga, ito ay manual na ibinigay ng Diyos na hindi pang relihiyon, kundi ito ay gabay ng pamilya sa kanilang pamumuhay. Ako sana ay nananalangin na bawat isa man sa inyo sa inyong tahanan ay merong aklat na ito, sapagkat dito ninyo makikita kung ano talaga ang disenyo ng Panginoon sa inyong buhay. At kung sakaling kayo ay wala ng ganitong aklat na ito, pilitin ninyo na kayo'y magkaroon. Basahin ninyo, sapagkat itong aklat na ito ang siya nating manual sa buhay natin upang gabayan tayo sa mabubuting asal, sa mabubuting gawain hanggang sa tayo ay maging saktan. Kaibigan ko, ikinalulungkot ko lamang nang aklat na ito na itinuring na manual ng Panginoon ay ginagamit ng ilan upang itayo ang kanilang sariling mga grupo ng relihiyon. Kaibigan ko, ito po ay hindi pang relihiyon. Ang aklat na ito na aking sinasabi sa inyo ay sadyang ginawa ng Diyos upang pangalagaan ang buhay ng tao, upang pangalagaan ang ating pagkatao at maging ang ating kalusugan upang tayo ay magkaroon ng malusog na pangangatawan. Kaibigan ko, pansinin ninyo kung ano ang kanyang sinasabi sa aklat ng Kawikaan. Kapitulo 4, versikulo 20 at 22. Pakinggan niyo po. O ang wika dito'y, anak ko, makinig ka sa aking mga salita. Ikiling mo ang iyong pakinig sa aking mga sabi. Huwag manghiwalay sa iyong mga mata. Ingatan mo sa kaibuturan ng iyong puso, sapagkat buhay sa mga nakakasumpong at kagalingan sa buo nilang katawan. Minamahal kong mga kaibigan, ito ang banal na aklat. Ito ang manual na ibinigay ng Diyos. Hindi ito upang kayo bigyan ng relihiyon. Hindi ito upang bigyan kayo ng isang sekta na inyong paniniwalaan. Kundi sasabihin ko sa inyo, ang wika ng Panginoon, pakinggan mo ang kanyang salita. Ikiling mo ang iyong pakinig sa kanyang mga sabi. Huwag mong ihiwalay sa iyong mga puso. Ingatan mo sa kaibuturan ng iyong puso, sapagkat dito mo masusumpungan ang buhay. Dito mo masusumpungan ang kagalingan ng iyong pangangatawan. Kaibigan ko, ito ang salita ng Panginoon. Ito ang manual. At dito tayo magkakaroon ng malinaw na pagkaunawa sa pamamaraan ng buhay at hindi lamang yon, maging sa kagalingan ng ating katawan. Minamahal, hindi lamang po buhay. Hindi lamang po ito kagalingan ng ating katawan. Ngunit isang bagay ang nais kong dalhin sa inyo na siyang pinakamahalaga na dapat ninyong bigyan ng pansin. Aklat ng Juan, Kapitulo 5, versikulo 39, inyong pakinggan. O ang wika dito sa aklat ni Juan, Kapitulo 5, 39, sabi, saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay merong kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito'y siyang nagpapatutuo tungkol sa akin. Minamahal kong mga kaibigan, sa oras na ito, ay gusto kong bigyan ng pansin na hindi lamang buhay, hindi lamang kagalingan, kundi ang wika ng Panginoon, sa oras na iyong pangalagaan ang aking salita, na iyong ilalagay sa iyong puso, na iyong susundin sa lahat ng pagkakataon, ang sabi ng Panginoon,
hindi lamang buhay, hindi lamang kagalingan, kundi ang wika niya'y makakasumpong kayo ng buhay na walang hanggan. Minamahal, ito po ang aking inaasam-asam. Na sa kabila ng sanlibutan itong punong-puno ng kasalanan, sa kabila ng napakaraming karamdaman na inyong nararanasan, tatanda ninyo, sa buhay na walang hanggan ay wala ng hirap, wala ng karamdaman, wala ng kalungkutan, wala ng kapighatian. Kapiling ang Diyos, makakasama natin sa kanyang kaharian. Ngunit, iniisip ko, at ito rin ang aking naging katanungan sa aking sarili, ano ba talaga ang ibig sabihin ng buhay na walang hanggan? Ako'y nagkaroon ng pagkakataong basahin ang isang magazine ng wika niya ng isang matalinong philosopher. Ang sabi niya, kung gusto mo malaman kung gaano kahaba ang buhay na walang hanggan, paggising mo sa umaga, bilangin mo ang lahat ng mga dahon sa buong sanlibutan. At pagka iyong nabilang na daw ang lahat ng mga dahon sa buong mundo, ang wika niya ay, bilangin mo ang lahat ng buhangin sa buong mundo. Kat aking pinagmamasdan, iyong matatapos kayang bilangin ang lahat ng dahon sa buong sanlibutan. Aking tinitingnan ng maigi, mabibilang mo kaya ang buhangin sa buong sanlibutan. Pero ang sabi niya, kung mabilang niyo na yan lahat, tumingala ka sa langit, bilangin mo ang lahat ng mga bituin. Kaibigan ko, aking pinagmamasdan ang ibig niyang sabihin sa bagay na ito. Ngunit, hindi ko lubos maisip kung ito'y kayang bilangin ang lahat ng mga dahon, kung kayang bilangin ang lahat ng buhangin, kung kayang bilangin ang lahat ng bituin. Pero alam niyo ang sabi ng matalinong ito, kung mabilang mo na ang lahat ng ito, ang wika niya, ito ay pasimula pa lamang ng buhay na walang hanggan. Kaibigan ko, sa mga oras na ito, bago ako tuluyang magtapos sa isa namang episode nating pinag-uusapan, ang kabuuhan ng kalusugan ng pagkatao ng isang tao. Minamahal, gusto kong sabihin sa inyo at iwanan sa inyo ang isang bagay na napakahalaga na nakatala sa aklat ng Revelation o Apokalipsis, Kapitulo 1, Versikulo 3. At ito po ang wika. Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahon malapit na. Minamahal ko, tatlong bagay ang nais kong iwanan sa inyo sa mga oras na ito. Mapalad ang bumabasa. Ngunit paano ang bulag? Paano niya makikita ang kanyang binabasa? Kaya sabi ng Panginoon, mapalad ang nangakikinig. Kahit pagkay kay bumabasa, ay mapalad ka. Kapag kay nakikinig, mapalad ka. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat na huwag ninyong kalilimutan ay ang pangatlo, mapalad ang tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon sapagkat ang panahon malapit na. Kaibigan ko, alam ko na ang lahat sa inyong nanonood sa mga oras na ito, kapag ka aking tinanong kung kayo'y naniniwala na mabuti ang ehersisyo sa umaga sa katawan ng tao, sasabihin ninyo'y mabuti. At sasabihin ninyo kayo'y naniniwala sapagkat yan ay tama. Ngunit kapag ka kay aking tinanong kung sino sa inyo ang nag-i-ehersisyo, malamang ay iilan lamang sa inyo na nanonood sa mga oras na ito. Kaibigan ko, ang ehersisyo ay mabuti. Ngunit kung hindi mo ito gagawin, ay walang pakinabang sa iyong katawan. Kaibigan ko, nais kong sabihin sa inyo,
bago ako magtapos. Nang tatlong bagay nito ang pinakamahalaga. Yayamang ang panahon ay malapit na. Basahin ninyo ang manual na ibinigay ng Panginoon. At kung sakaling kayo ngayon ay nakikinig, mapalad kayo sapagkat isa sa mga mapalad ang nakikinig ng mga salita na ito na ibinigay ng Panginoon. At hindi lamang doon nagtatapos, kaibigan ko. Mapalad ang tumutupad ng mga bagay na nakasusulat, nasusulat dito sapagkat ang panahon ay malapit na. Minamahal, sa mga oras na ito, pakinggan ninyo ang talata. Juan 14:23. Ganito po ang pagkasabi. Sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya, "Kung ang sino man ay umiibig sa akin, ay kaniyang tutuparin ang aking mga salita. Siya'y iibigin ang aking ama at kami pasa sa kaniya at siya'y gagawin naming aming tahanan." Minamahal ko, tunay na ang salitang ito ng Panginoon ang siyang magtuturo ng mabuti sa bawat tao. Hindi lamang mabuti, kundi ang buhay. Hindi lamang buhay, kundi kagalingan ng ating katawan. Hindi lamang yon, maging buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos sa lahat ng mga sumusunod sa Kanya. Minamahal, saliksikin ninyo ang salitang ito. Saliksikin ninyo ang manual na ito. Lagi kong sinasabi, sa lahat ng aking napupunta na ang kanilang bahay ay nakatago doon sa pinakasulok ng kanilang lalagyan ng aklat. Ang sabi ko lagi sa kanila, huwag ninyo pong isisiksik, kundi inyong saliksikin. Sapagkat ang salitang ito ay sinasaliksik, hindi sinisiksik. Kaibigan ko, sa mga oras na ito, nais ko muli po kayong pasalamatan sa inyong pakikinig, sa inyong pagsubaybay sa programang ito ng Buhay Kasama si Kristo. At nawa inyong naunawaan na walang ibang pinakamahalaga ay ang makita ang disenyo ng Panginoon mula sa manual na kanyang ibinigay. Manual na siyang magtuturo sa mga bagay na ikabubuti ng tao hanggang sa tayo ay makatanggap ng buhay na walang hanggang, na walang hanggan na nakasulat din sa aklat na ito. Kaya ngayong mga oras na ito, ay nais kong pasalamatan ang Panginoon sa kanyang patnubay, sa kanyang gabay, sa kanyang pagmamahal na hindi niya tayo iniwanan na walang gabay upang walang sino man sa atin ang mapahamak. Kaya ngayon, bago tuluya tayo magtapos, ay nais kong pasalamatan muli kayo sa inyong pagsubaybay. Muli tayong magsasama-sama sa panibagong episode ng programang itong Buhay Kasama si Kristo. Ngunit bago tayo maghiwa-hiwalay, ay nais kong anyayahan muli kayo sa isang panalangin ng pasasalamat sa ating Panginoon na lubusang nagmahal sa atin, nagkalinga at magmamahal hanggang sa wakas. Tayo po yumuko sa isang panalangin. O dakila naming Panginoon na kayo'y nasa inyong luklukan sa langit. Anong ligaya ng aming mga puso na muling aming makita ang inyong panukala, na aming nakita kung papaano mo nilikha ang tao. Nakita namin, O Diyos, na yayamang kami inyong nilikha, ay naglagay ka ng manual upang gabayan ang aming buhay habang kami nabubuhay na kasama kayo. O dakila naming Panginoon, tulungan niyo po ang aming mga kaibigan na patuloy nagsasaliksik ng inyong manual. Salamat, O Diyos, na ang banal na Espiritu ay hindi nagpapabaya. Bigyan sila, O Diyos, ng kaalaman na makita ang inyong pamamaraan upang hindi lamang kami magkaroon ng buhay, hindi lamang magkaroon ng kagalingan ng aming katawan, kundi bagkos, makamta namin ang inyong pangako na buhay na walang hanggan na kayo makakapiling namin sa inyong kaharian dyan sa langit na bayan. O dakilang Panginoon, salamat ng marami sa inyong pag-ibig. At ngayon, nais ko pong idalangin ang lahat
ng mga tagapakinig sa mga oras na ito. Pagpalain niyo sila sa kanilang mga hanap buhay. Tulungan sila, O Diyos, sa kanilang mga suliranin. At naway, patuloy nilang maramdaman ang inyong pagkalinga, ang inyong pag-ibig, hanggang sa wakas at hanggang sa makapiling namin kayo sa langit na bayan. Salamat sa inyong pakikinig ng aming dalangin. Itong lahat ay aming pinasasalamatan sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. You're watching Hope Channel, around the world. Get the exciting in-depth Bible study you crave. It's as easy as joining the Hope Bible Study class. Week by week, Pastor Derek Morris and the Hope Sabbath School class use Bible guides that are practically at your fingertips. Log on to hopetv.org. Click the link for the Hope Bible Study class, download this week's lesson, and join our faith-enriching class. You can also download past and future lessons and study a variety of other topics. Go to hopetv.org and click on the Hope Bible Study class. Hope Channel is sponsored by the World Seventh-day Adventist Church. We believe in being people of the Word, people of prayer, people of deep study of the prophetic writings, people who love Jesus Christ, people who keep all the Ten Commandments, people who are compassionate, who respect others, the community, and world needs. People who live healthfully by avoiding tobacco, alcohol, unclean meats, drugs, and immorality. We believe in joy. We invite you to be a person of hope. Hope Channel, the official television network of the Seventh-day Adventist Worldwide Church. A global network with 9 satellites, 2 uplink centers, and 7 individual channels. The Hope Channel Network ministers full-time in 9 languages, 24/7, to every kindred, nation, and tongue, reaching the world's 7 billion through more than 400 cable TV networks, more than 150 television stations, satellite broadcast, and the internet. In countries closed to Christianity, in crowded cities, to people hostile to the gospel, to your family, neighbors, and friends. To learn more about Hope Channel's exciting ministry or to order a Hope Channel dish, call 1-888-393-4673 or log on to www.hopetv.org. You can also write us at P.O. Box 4000, Silver Spring, Maryland, 20914, USA. Be in tune. Join the Hands of Hope Ministry, a visionary group of Christians rapidly spreading the gospel to all the world. Every minute of every day, in large crowded cities, in high-rise apartments, and in countries where missionaries lose their lives, Hope Channel is there, making a difference and changing lives. After traveling the globe for nearly 40 years sharing the gospel of Christ, I know of no better way to communicate the gospel than television. You can be a hand of hope in giving the gospel to spiritually hungry people. As a Hands of Hope member, you'll receive monthly reports on Hope Channel's global progress, thrilling mission stories on DVD, and a membership card that allows you 10% off all your book purchases at Adventist Book Centers across North America. So write, call, or visit us online to receive your free Hands of Hope brochure to learn more about how you can make a powerful difference in God's work with the Hope Channel. Thank you.
Before marriage, men seem to be intentional about spending quantity and quality time with their girlfriends. They go out, they do all kinds of things, but once they get married, things seem to change. What do you think needs to happen, Elaine? How do we negotiate time together? I think it's very important for men to understand that after they're married, it's still important for them to spend quality and quantity time with their wives. Wives are concerned that once married, men spend a lot more time with the TV and a lot less time with them. So it's important for men to remember that now that they have wives, they need to spend more time with them. Well, couples need to engage in conversation. Be honest and kind and work it out. Realize that your husband needs to find out how his team is doing, but be kind and nice to each other. You are cordially invited. Every Saturday, Seventh Adventists around the world meet together to worship God, and we invite you to join us in Sabbath worship. The first part of our worship service focuses on in-depth group Bible study. We call this the Sabbath School. The Divine Worship Service features the Bible preaching service led by the pastor or a local elder. The entire service features prayer, enthusiastic singing, music, and fellowship. We extend a warm invitation for you to join us. Jesus said, go. The Hope Channel is obeying. Tell the world now. With The Hope Channel. The Hope Channel is telling the world about Jesus. In every country, every city and village, in every home. 24 hours a day. The Hope Channel. For every woman, there is a call to serve. For every woman, there is a place for ministry. For every woman, there is a need to tell the world. For every woman in the world, there is women's ministry. Circling the Globe with Hope. Hope Channel. I can handle my alcohol. How often do we hear that? Alcohol is changed in the body by certain enzymes, mainly in the liver. So regardless of the amount of alcohol in the blood, it is metabolized at approximately 10 milliliters per hour. It takes the same amount of time to metabolize one can of beer, 1 4-ounce glass of wine, or 1 ounce of whiskey. Drinking any one of these each hour will maintain the same level of intoxication. What about associated food and drink advice one hears about? Drinking coffee makes a stimulated drunk. Eating food after intoxication makes a full drunk. Taking a shower after intoxication makes a cold and wet drunk. The best way to feel consistently healthy and remain in control is to break the habit. You're watching The Hope Channel. Poverty, illiteracy, woman's workload, abuse. For every woman in need, there is comfort and relief. For every woman who needs healing, there's victory. For every woman in the world, there is a call to minister. Reach out, get involved. If we touch a heart, we can tell the world. One of the biggest mistakes that people make after a marital breakup is to jump into another relationship far too soon. We believe that it takes 2 to 3 years for an individual to work through the hurts of a failed marriage. Examine what went wrong. Perhaps see a counselor and talk through some of what has happened. Admit the fact that you may have some bad habits and work to getting rid of those habits. In addition to getting rid of habits, you need to consider whether or not you've really healed emotionally from the previous relationship and whether or not you're ready to enter into a new intimate relationship with someone else.
Seek professional counsel. Allow yourself to go through the process of healing and being ready for a new relationship. A good rule of thumb is to move slowly and carefully with God's help through prayer. Jesus said, go. The Hope Channel is obeying. Tell the world now with The Hope Channel. Bringing hope the world over. Hope Channel. Bringing hope the world over. Hope Channel. Kaibigan, tila ba ramdam na ramdam kong pananabik nyo para sa pangalawa nating paksa? Hayaan nyo, di ko na kayo papaintayin pa. Ako nga pala si Ann Willar, ang inyong best friend. At pwede bang mawala si Kuya Bri? Kuya Bri. Maligayang pagbati po sa lahat ng mga taga-subaybay po natin. At sa iyo, Ann, nagpapasalamat ulit tayo sa Panginoon at isang pagkakataon uli na buklatin at siya sa atin ng Biblia na magkaroon tayo ng pag-asa. Tama ka dyan, Kuya Bri. Para napakasarap sa damdamin na habang patuloy tayo nagtatalaki, eh mas dumalalim pa ang kaalaman natin tungkol sa Panginoon. At syempre, ang mga kabataan. Ano, Kuya Bri, kung noong nakaraang araw, eh napag-usapan natin ang tunay na pinanggagalingan ng pag-asa at ang dalawang uri ng pag-asa, ngayon naman ay ang punot dulo ng maling pag-asa. Tungkol sa yun, Kuya Bri? Ito ay tungkol sa mga laban ng nangyayari. Ang pagkakaiba ng pagkakaalam natin sa pag-asa at sa hindi pag-asa, ito'y manggagaling lahat sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, alam kong patuloy na gumugulo sa ating mga isipan ang ilan sa mga katanungan tungkol sa paksang to. Patuloy nating pag-aralan to dito lamang sa programang para sa inyo, para sa ating mga kabataan. Clear Messages, The Great Hope. Kuya Bri, katulad nga ng naudlot nating usapan, ano nga ba talagang punot dulo ng maling pag-asa? Bago yan, gusto kong pasimulan ang lahat ng ito sa pamamagitan ng panalangin. Dakila po naming Diyos, nais po naming malaman kung saan galing ang maling pag-asa. Inihiling po namin, Panginoon, na ang banal na Espiritu ang siyang sumaamin upang mas maging malinaw sa amin ang aming pag-aaral, kasama ni Ann at kasama ng mga kabataan. Ang lahat ng ito ang aming hinihiling sa matamis sa pangalan ng Panginoon Jesus. Ganun nga, Ann, minsan ang panliling lang ay hindi mo na-identify o hindi natin nakikita kasi hindi natin alam kung ano yung totoo at ano yung mali. Ngayon, merong ilang nagsasabi na para ma-identify mo o makita mo kung ano ang mali, ay kailangan makita mo muna kung ano yung tama. Kumbaga sa pera, hindi mo makikita kung ano yung fake o yung huwad kung hindi mo pag-aaralang maigi yung mismong pera. Ngayon, sa pamamagitan ng Biblia, pag-aaralan natin saan bagaling yung huwad o mali na pinanggalingan ng maling pag-asa. Ano mo, tama ka dyan, Kuya Bri, kasi minsan ang kamalian ng tao, dahil sa kakulangan nila sa kaalaman, kung ano lang yung nakakayanan nila, yun yung pinaniniwalaan nilang tama. Tapos, para bang hindi sila gumahanap ng paraan para malaman kung ano ba talaga yung totoo. Mm-hmm. At ang masaklap pa nito, Ann, may iba't ibang uri ng edukasyon na ngayon. Minsan nakukuha natin yung edukasyon sa street o doon sa mga kanto. At iniisip natin, eto na yon. Minsan nakukuha natin sa mga napapanood natin sa television. Minsan iniisip natin, eto na yon. O kaya nakukuha mismo natin sa eskwelahan. Pero hindi lahat na nasa eskwelahan ay maituturing natin nanggaling sa Diyos o nanggaling sa mismong salita ng Diyos. Kailangan talaga nating siyasatin. Sa pagkakataong ito, ang pinag-uusapan natin paksa ay yung tinatawag na pag-asa. Saan ba nanggaling itong maling pag-asa? At gusto kong sabihin, Ana, ito ay nagpasimula sa, mas pasimula pa kaysa sa mundong ito. At ito ang bubuklatin natin ngayon. Kaya pala, Kuya Bri, noong nakarang araw, pinag-usapan natin yung tama na pwede natin kuhanan ng pag-asa. Kaya ngayon, papalinawin natin sa kanila or i-explain natin na mabuti kung ano yung mali. Para kung sakasakaling ay nasa maling pag-asa sila, eh matuwid na nila habang hindi pa huli ang lahat. So kung ang Panginoon Jesucristo ang siyang tamang pag-asa, sino naman ang maling pag-asa? Buklatin natin, Ann. Ito ay nakasulat sa 1 Juan 3 sa talatang 8.
1 Juan, uli, sa 3, sa talatang 8. 1 Juan 3, 8. Babasahin ko an. Muli, ang sabi sa 3, 8, ang sino mang gumagawa ng kasalanan, ito ay sa 4 muna, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan, at ang kasalanan ay pagsalangsang sa kautusan. Sa 8, ang gumagawa ng kasalanan ay sa Diablo. So, hindi porke nagkasala tayo, sa atin ang galing yung puno o dulo ng kasalanan. Merong pinanggalingan ang kasalanan. Walang iba kundi ang Diablo. Kaya kung isipin natin si Eva at si Adan nagkasala, hindi sila ang pinanggalingan ng kasalanan. Meron pang mas dulo pa nito o puno pa nito. At ang sabi, ang gumagawa ng kasalanan ay sa Diablo sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkasala ang Diablo sa bagay na ito'y nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng Diablo. Kaya tayo nag-aaral ng Bibliaan para mawasak ang gawa ng Diablo sa atin, ang maling mga kaisipan o edukasyon. Nakakatuwang isipin, Kuya Bri. Kasi ganyan ang mga kabataan eh. Kapag tinatanong sila, saan nga ba nag-umpisa ang kasalanan, naniniwala silang kay Adan at Eva. At ngayon, mga kaibigan, maliwanag na sa atin ha, hindi pala galing sa tao ang pagiging makasalanan, ito'y galing sa Diablo. Oo. At kung papansinin natin, ang Diablo ang pinaka ama o originator ng kasinungalingan, ng kasalanan at pagpatay. Buklatin po natin. Ito ay nasa Juan 8 sa talatang 44. Sa pagkakataong ituan, ay hahayaan kitang basahin ito upang mas maging malinaw ito sa mga kabataan. Juan 8:44 ng Juan. At ito ang magbibigay linaw sa atin kung anong klaseng ugali meron ang Diablo. Kayo'y sa inyong amang Diablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kaniya, sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Sabi dito, Ann, kayo ay sa inyong amang Diablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Kanina binabanggit natin na ang kasalanan ay pagsalangsang sa kautusan at ang pagsalangsang sa kautusan ay kasalanan. So, kung sinasalangsang natin ang kautusan, tayo ay nagkakasala. At hindi lang tayo basta nagkakasala. Tayo ay nagiging anak ng Diablo kapag tayo nagkakasala. At ito ang gawain ng Diablo. Siya'y mamamatay tao buhat pa ng pasimula o buhat pa ng una. So walang ibang pasimula o origin ng pagpatay ng pagiging mamamatay tao. Actually, mas malalim pa dito yung pagiging mamamatay tao, yung tinatawag nating murder o premeditated. Ito ay sa pamamagitan ng inggit, galit o ibang paraan. Hindi ito pagpatay dahil sa katuwiran. Meron kasing ibang pagpatay na kaya pinapatay ang isang tao dahil sa siya ay masama o kailangan gawin ng katuwiran. Pero dito, ginawa ito ni Satanas sa walang anumang dahilan kundi ang kanyang sarili. Pakinggan mo ang sabi dito, sapagkat walang katotohanan sa kanya, sapagkat nagsalita siya ng kasinungalingan at nagsalita siya ng saganang kanya. So, original ito sa kanya. Hindi ito nanggaling kung kani-kanino man. Ito ay natutunan lang natin mula sa kanya. Ibig sabihin pala, Kuya Bri, kapag namumuhay tayo na hindi ayon sa kagustuhan ng Diyos, eh tila pumapanig tayo sa gawain na gusto ng Diablo na ito yung masunod sa sanlibutan sa panahon ngayon. Sa ganun, hindi lang siya ang nagiging ama o hindi lang tayo nagiging anak, kundi bahagi tayo ng damay doon sa tinatawag nating kontrobersiya o isang malaking tunggali ang nangyayari sa mundong ito. Actually, halos lahat ng mga nagkakasala ay biktima lang. Kagaya ng mga kabataan nagkakasala ngayon. Alam naman natin na kapag sila nagkasala sa edad na 18 o juvenile, sila ay inuunawa ng ating gobyerno. Pero bakit may mga kabataang nagkakasala, nagsisinungaling at pumapatay? Saan ba galing ito? Gusto nating tunghayan o alamin ng mas malalim, kagaya ng sinasabi natin dati na siyasatin natin ng mas malalim. Saan ba galing itong Diablo?
sino ba siya, saan ba siya nagsimula, at saan ba siya patutungo. Buklatin natin ang laban ng nangyari sa langit. Sa langit? Mm-hmm. Ayan ang kasagutan sa mga katanungan natin. Ayan, Anne. At ito ay matatagpuan natin sa aklat ng katapusan o sa katapusang aklat ng Biblia. Ito ay sa Apokalipsis 12. Apokalipsis 12. At napakaliwanag ng pasimula ng ito. Kung hindi natin malalaman ang pasimula ng lahat ng mga digmaang ito, hindi natin malalaman kung saan din matatapos ito. Sige, buklatin natin, Anne. Sa dito sa Apokalipsis 12, tayo magpapasimula sa talatang 4. At kinaladkad ng kaniyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit. At ipinaghagis... Tandaan mo nang maigi to, ikatlong bahagi ng bituin sa langit. Tuloy. Tila kapag binasa mo to, Kuya Brian, nang mag-isa ka, maguguluhan ka sa kwento, kaya kailangan nating ipagpatuloy. At ipinaghagi sa lupa at lumagay ang dragon sa harapan ng babaeng mga nganak na upang lamunin ang kaniyang anak pagkapanganak niya. Inuna kong basahin ito, Ann, sapagkat merong binabanggit na kinaladkad ng kanyang buntot ang ikatlong bahagi ng bituin sa langit. So, merong kumaladkad ng ikatlong bahagi ng bituin sa langit. Ikatlong bahagi, one-third. Actually, anong ibig sabihin ng ikatlong bahagi ay part o portion. Portion. Hindi major portion, kundi a portion of it. So, sino itong kumaladkad na ito? Ano ang kanyang motibo bakit niya kinaladkad? At ano ang nangyari sa langit at bakit nagkaganito? Okay? Basahin natin sa talatang 6, Anne. At tumakas ang babae sa ilang na doon siya'y ipinaghanda ng Diyos ng isang dako, upang doon siya ampuning 1,260 araw. Anne, pag-aaralan natin ito sa mga susunod nating pag-aaral. Hindi ngayon, pero kasama ito ng seryeng ito. Kaya tandaan natin yan. 7, Anne. At nagkaroon ng pagbabaka sa langit, si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon, at ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka. So, may binabanggitan na pagbabaka sa langit. At kasama ni Miguel ay ang kanyang mga anghel. At kasama ng dragon, ang ikatlong bahagi ng mga anghel. Ito yung binabanggit kanina ng mga bituin sa langit. So, merong labanang nangyari sa langit. Ang tanong, saan ba nanggaling si Satanas? Saan ba nanggaling ang dragong ito? Pakinggan natin, tuloy natin, Anne, kung sino ba itong binabanggit nating kalaban ni Miguel na nakipagbaka sa kanya sa talatang 8 at 9. At hindi sila nanganalo ni nasumpungan pa man ng kanilang dako sa langit. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang itinatawag na Diablo at Satanas. Ang dumadaya sa buong sanlibutan, siya'y inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Pansinin po natin, mga minamahal po nating mga tagapakinig, na merong isang Diablo na tinatawag na dragon, Satanas, na dumadaya sa buong sanlibutan, siya inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Hindi sila nanaluan at inihagis sila dito sa lupa. Iisa lang ang ating binabanggit. Ang Diablo, ang tinatawag na Satanas, at ang Mandaraya, at ang Matandang Ahas. Ngayon, bakit siya tinawag na Satanas? Saan ba siya galing? Ano ba ang kanyang unang kalalagayan? Tunghayan natin anito. Kuya Bray, para pala siyang kwento ng mabuti laban sa masama. Tapos ang pinaka-ending niya, tinapon sa lupa yung mga masasama. Mm-hmm. Ngayon, ano na nangyari doon sa mga itinapon? Ayan, susubaybayan natin yan, Anne. Hindi lamang sa panahong ito ng ating pag-uusap, kundi sa susunod pang mga serya ng ating pang mga topics. Dahil napakahaba ng laban ng ito. At hanggang ngayon, hanggang sa tayo nagsasalita ngayon, hindi pa tapos ang laban ng ito. So, saan lang ito nagpasimula at ano ang puno ng sigalot na ito? Tunghayan natin ito. Ang unang pangalan ni Satanas noon ay Lucifer. Okay. Tunghayan natin ito sa Ezekiel 28. Unahin natin ang kalalagayan ni Satanas bago siya na nag-rebel o nag-aklas.
Ezekiel 28 sa talatang 14. Sige, Ann, babasahin natin. Ikaw ang pinahirang kerubin na tumatakip at itinatag kita na anupat ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay nagpanhik manaog sa gitna ng mga batong mahalaga. So, ang binabanggit pala dito ay ang kerubin. Alam mo, Ann, sa langit ay may tumatakip na kerubin ang Panginoon. Ang ibig sabihin ng kerubin ay gwardiya ng Panginoon o tagapangalaga. Ito ang tinatawag na tagapaghawak ng liwanag o Lucifer. Ang isa bin ng Lucy ay liwanag at ang Pharos ay bearer. So light bearer. So kung meron mang pinaka malapit sa Ama o sa Diyos, walang iba kundi si Lucifer. At kung meron mang nakakakilala sa pinaka kaloob-loobang ibig sabihin ng pinakaugali ng Panginoon na pinakamalapit, walang iba kundi si Lucifer. Pero kung ano ako nung nangyari sa kanya, siya ay pinahirang kerubin na tumatakip. Kung mapapansin natin sa ilang mga lalo na sa Isaiah, na ang kerubin ay nagtatakip ng kanyang mukha at ng kanyang katawan. At pagkatapos ay yung isang pakpak niya ano, ay lumilipad at nagtatakip sa Ama. Bakit siya ang, kumbaga, ano ang nangyari sa kanya at bakit siya bumagsak? Tuloy nating basahin, Ann. Ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin hanggang sa mga kalikuan ay nasumpungan sa iyo. So, nang lalangin ng Diyos ang langit at ang lupa, Ann, siya ay, ito ay sakdal. Nalangin ng Diyos ang mga anghel, sila ay sakdal. Walang intensyon ng Diyos na gumawa ng kasamaan. Pero, tingnan mo kung anong nangyari sa kanya sa talatang 16. Dahil sa karamihan ng iyong kalakal, ay kanilang pinuno ang gitna mo ng pangdadahas at ikaw ay nagkasala. Kaya't inihagis kita parang dumi mula sa bundok ng Diyos at ipinahama kita. O tumatakip na kerubin mula sa gitna ng mga batong mahalaga. Kung mapapansin mo, merong kapahamakang nangyari sa kanya. Tuloy tayo. 17. Ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan. Iyong ipinahamak ang iyong karunungan. Dahil sa iyong kaningningan, aking inahagis ka sa lupa, aking inilagay ka sa harap ng mga hari upang kanilang masdan ka. Pansinin mo, ang pinakadahilan ng pagbagsak ni Satanas ay ang kanyang puso. At isang misteryo o isang hindi maipaliwanag na pinanggalingan kung bakit nagkaganon ang puso ni Satanas. Pansinin mo, ang sabi dito, siya ay sakdal sa kanyang likas. Siya ay halos kagaya ng Diyos sa kanyang pag-uugali hanggang sa matagpuan sa kanya ito dahil sa karamihan ng iyong kalakal, sa dami ng kagandahang meron sa kanya. Siya ay napapaligiran ng damit na ano at iba't ibang uri ng mga batong mahalaga. At ang sabi dito, tumatakip siyang si kerubin hanggang sa ang puso niya ay nagmataas sa kanyang kagandahan. Kaya hindi dapat nating panghawakan itong mga kagandahang ito na meron tayo sapagkat ito din ang nagpabagsak kanino? Kay Lucifer na naging Satanas. Alam mo, Ann, ang ibig sabihin ng Satanas ay Satanos na ang ibig sabihin ay kalaban. Noon ay hindi siya kalaban. Subalit nung nagbago ang kanyang puso, nagkaroon siya ng ibang likas. At ang likas na ito ay original kay Satan. Hindi ito ginaya niya ang Diyos o wala itong pinanggalingan, kundi sa kanya lamang, sarili. Kuya Bryce, so malinaw na sa aming lahat na ang pinanggalingan pataga ng kasalanan ay si Satanas na dating Lucifer. Kung sakasakali pala, napakaganda ng pangalang Lucifer. Sayang lang. At pinairal niya ang masamang pag-uugali sa lahat. So ngayon, papalitan na natin ang kanyang pangalan at kikilalanin na natin siyang Satanas, imbis na Lucifer. At ang sabi dito, dahil sa kanyang karunungan at kaningningan, inihagi siya sa lupa. Bakit? Sapagkat napaka-delikado na niya. Sinakop na niya ang kaisipan ng lahat ng mga anghel, ng ikatlong bahagi ng anghel. Alam mo, nakakalungkot sapagkat nakipagbaka si Miguel. Ang baka o pakikipaglaban anong panahon noon na hindi sa pamamagitan ng lakas o sa pamamagitan ng dahas o sa pamamagitan ng sword,
kundi sa pamamagitan ng pakikipagkatwiranan. Ang Panginoon mismo, kasama ng kanyang mga anghel, ang nakipagkatwiranan. Kagaya sa sabi sa Isaiah chapter 1 verse 18 na tayo'y magkatwiranan. Dahil ang mga anghel ay spiritual, nagkatwiranan sila hanggang sa ipinakita ng Panginoon sa Kristo kung gaano ang willingness ng Panginoon na ibalik siya sa dati niyang posisyon. Bumalik lang siya sa kanyang, o alisin lang niya ang kanyang pride sa kanyang sarili. Pakinggan mo ang mas malalim pang dahilan ni Satanas kung bakit siya bumagsak. Ito ay nasa Isaiah chapter 14. Isaiah chapter 14, at makikita na natin ang controversy at maintindihan na natin bakit ganito tayo ngayon. Okay? Tuloy natin ito. Isaiah chapter 14 verse 12. Isaiah chapter 14 verse 12. Anak na hulog ka mula sa langit, o tala sa umaga, anak ng umaga. Paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. Tuloy. At sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit. Aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. At ako'y uupo sa bundok ng kapisanan, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. At ang sabi ng 14, ako'y sasampa sa itaas ng kaitaas-taasan ng mga lapaap, ako'y magiging kagaya ng kataas-taasan. Ang pinaka-central motive, napaka-delikado pala na merong kagandahan o napoposes mo ang lahat ng mga kagandahan. Bakit? Sapagkat dito, nakalimutan niya na yung giver o source ng kanyang kagandahan. Na-focus na siya sa kanyang sarili. At kung papansinin mo, sabi niya, pansinin mo ang first person na lagi niyang ginagamit. Sa 13, ako'y sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng bituin ng Diyos. Ako'y uupo sa bundok ng kapatsanan sa mga kaduludulang bagay. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng langit, magiging kagaya ako ng kataas-taasan. Ang problemaan ay ano? Hindi siya nakontento sa kung anong meron lang siya. Parang hanggang ngayon, Kuya Bray, no, pansin natin yun sa mga tao sa sanlibutan na siguro ayun din ang punot dulo nun. Na dahil hindi nakontento si Satanas sa kung anong posisyon niya sa langit, eh ganun din ang pinapakita ng mga sangkatauhan ngayon. At ang mas malalim pa dito, Anne, bukod sa pagkakontento, ay yung pagkasentro sa sarili. Yung tinatawag ng psychology ngayon na egocentrism. O yung pagiging sentro sa sarili, selfishness. Ito rin ang pinagdudulutan ng depression. Kaya ka nadidepressed because you are focused on yourself and not on service for others or love for God. Ito pa, Kuya Bray, balikan natin yung mga karanasan natin kapag may mga sakuna. Napapansin natin na kapag ganun na yung kalagayan, saka lang nananalangin ng mga tao. Tila ba saka lang nila naaalala ang Panginoon kapag nandun siya sa mga ganong klaseng kalagayan? Alam mo kung bakit si Satanas umalis sa Panginoon? Sapagkat bagaman napakarami niyang possession, lahat na nasa kanya, meron pa ngang nagsabi na may apat na boses si Satanas kapag siya'y umaawit. Lahat ng boses na aawit niya, pero hindi pa rin siya nakontento. Okay. Bakit? Kasi nakafocus siya sa kung ano ang wala siya. Hindi siya nakafocus kung ano yung ibinigay sa kanya ng Panginoon. Hanggang sa hangarin niya na maging kapantay ang Diyos. Dito na nagpasimula ang controversy. Alam mo kung bakit? Sapagkat nagpasimula na rin siyang mainggit sa anak ng Diyos. Tinignan niya ang Panginoon sa Kristo hindi bilang isang Diyos o Panginoon lumalang sa kanya. Tinignan niya ang Panginoon sa Kristo na parang kagaya niya. At inisip niya, bakit hindi akong pwedeng maging kagaya ng ni Miguel, ng pinuno? Na bakit hindi ako pwedeng sundin din? At bakit kailangan kong sundin si Miguel? Ang controversy ay between Satan and Jesus Christ. At dito sa pagkakataong ito, parang hindi niya natinignan ang Panginoon Jesucristo bilang kanyang Panginoon. Dito siya bumagsak. Diba, isa sa mga gumugulo sa isipan namin, diba makapangyarihan ng Panginoon? Kung gusto niya sanang wala ng kapangyarihan si Satanas at bigla na lang mawala, bigla na lang mamatay, ba't mas pinili niya pang ibagsak na lang siya sa lupa kasama ng mga anghel na pumanig sa kanya? Tama ka dyan, Anne. Napakaganda ng iyong tanong. At sa tingin ko, ganito rin po ang inyong mga tanong. Ano po? Buklatin natin ang unang bahagi ng aking sagot. Ito ay nasusulat sa 1 Juan 3,
4 at sa talatang 8. At ito ang pinakatumpak na sagot every time na may nagtatanong sa akin tungkol dito. Bakit ipinahintulot ng Panginoon ang kasalanan at bakit hindi na lang pinatay kaagad si Satanas? Sige, basahin natin. 4:8 ng 1 Juan. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Nang lalangin niya si Satanas, wala siyang iniisip na ito'y sisirain niya. Subalit nung magkaroon na ng panibagong likas kay Satanas, alam niya na hindi magkakasabay ang likas ng Diyos at likas niya. Kaya itinapo ng Panginoon Jesucristo, ng Panginoon natin, ng Ama, ang si Satanas sa lupa. Bakit? Upang may patunayan ng Diyos. Sapagkat kung papatayin kagad ng Diyos si Satanas, ano magiging hitsura nito sa lahat ng mga anghel? Ilabagat tinapos niya na agad yung karapatan sa Satan na mamuhay ng... May, kaya nga may freedom yung bawat anghel niya na mag-decide para sa kanilang sarili. And besides, merong hindi tapos na controversy na mga ibang alinlangan sa isip ng mga iba. Bakit siya pinatay? Ano ang reason? Hindi pa nakikita masyado kung anong reason. Hindi pa nila nakikita yung inggit ni Satanas sapagkat mandaraya si Satanas. Ipinakita lang ni Satanas na maganda ang kanyang motibo. Maayos ang kanyang iniisip. Ang unang kanyang mga iniisip niya ay, bakit pa kailangan kaming utusan? E samantalang kami naman ay perpekto. Bakit pa kailangan kaming magpasakop? Samantalang meron naman kaming freedom. So, ilan ito sa mga kontrobersiya at ang pinakamatindi pa dito ay yung kontrobersiya na ang Diyos ay hindi pag-ibig, kundi kapritsyo niya lang yung utos-utusan ng mga anghel. Ano magiging pakiramdam mo kung ikaw ang Diyos at sasabihan ka ni Satanas ng ganito? Napakasama sa loob. Kinoconsider pa siya, Kuya Bray, na kanang kamay ng Panginoon tapos siya mismo mag-question sa Panginoon. Ang problema pa nito, nag-anyo pa rin siyang mabait at hindi siya gumagawa ng masama. Sinasabi niya lang na ang sabi niya doon sa kanyang mga anghel, kung ako lang ang magiging pinuno ninyo, bibigyan ko kayo ng sapat na kalayaan na gawin ng kahit anong gusto nyo. Pero alam na naman natin na ang prinsipyong ito ay nagbibring about ng ruin, kagaya ng nangyayari sa mundo natin ngayon. Anong nangyayari sa mundo natin ngayon? Nagkakasira-sira dahil ginagawa natin kung ano ang gusto natin. Hindi na natin ipinagpapasakop sa kautusan yung sa kautusan ng Diyos ang kung anong gusto natin. Kaya nagkakasira-sira ang mundo. So, ito ang maling pag-asang ibinibigay ni Satanas. At nang lalangin ng Diyos, si Eva at si Adan, alam mo, doon kaagad ay pumasok din kaagad si Satanas. Ito'y tunghayan natin. Nang lalangin ng Diyos, si Eva at si Adan, sila ay likas na perpekto din. Pero sinira uli ito ni Satanas. Sa Genesis 1 sa talatang 26. Basahin mo, Anne. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid at sa mga hayop at sa buong lupa at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Kung papansinin natin, ang original na nais ng Panginoon ay lalangin tayo ayon sa kanyang wangis. At saka maging tagapangalaga ng kanyang mga inilikha. Pero dahil nandito sa lupa si Satanas, anong ginawa niya? Ayun na, Pastor. Ayun na yung pinag-uusapan ng mga kabataan na doon sila nalilito kung saan nagsimula. Diyan pumasok ang kasalanan kay Adan at Eva. Dahil alam niya, sinasabi mo na ito'y pumasok kay Adan at kay Eva, alam niya rin na sa pamamagitan ni Adan at ni Eva, pwedeng gumawa ang Panginoon ng napakaraming wangis niya. Pero pwede rin siyang gumawa ng opportunity para gumawa ng kawangis din niya. So, ito ay sa pamamagitan ng pandaraya. Sa pandaraya, ay dinaya niya ang ating mga magulang. Pansinin mo kung anong klaseng pandaraya ang ginawa niya sa ating mga magulang. Sa Genesis 3, 1 hanggang 4, isa-isahin natin. Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang nalikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? At okay. Sinabi ng babae... Dito muna tayo, sa uno, ang ahas ay lalong tuso. Alam mo, kung anong ginawa niya instrumento ng pandaraya, ang pinakamagandang hayop sa balat ng lupa.
nagkikinangan at ginto ang kulay, ahas, at pinakamatalino. Tunay ba, Kuya Brian, na may pakpak talaga ang ahas dati? Of course, wala tayong gaanong makikitang malaking ebidensya galing sa Biblia, pero totoo man yun o hindi, ito na ang pinakamagandang hayop. At makikita natin sa mga lizard o dito sa mga uri ng mga hayop na ito, na meron din mga lumilipad. Kung i-imaginein mo ano ang pinakamagandang hayop, kagaya rin ito. Pero ginamit ito ng demonyo o ng diablo o ng satanas para dayain ang ating mga magulang. At ito ay nagsalita sa babae at ito ang sabi niya sa talatang Sabi, sabi, huwag kayong kakain. Sinabi ba ng Diyos, Eka? So, kinukot ng demonyo sa pamamagitan ng katawang mapandaya ang ano? Ang babae. Hindi nagpakita si Satanas bilang anghel. Nagpakita siya doon sa tangible, yung nakikita mismo ni Eva na nakikita ng kanyang dalawang mata. Ayan, kaya siguro, di ba, Kuya Bray, meron mga pag-aaral na sabi ang mga babae daw mas nakaka-appreciate ang mga bagay. E ginamit pa ni Satanas yung pinakamagandang klaseng hayop o uri ng hayop. Kaya siguro mas naakit din si Eva. Yes, at mapapansin mo hindi si Adan ang inakit kundi si Eva. Sapagkat alam ni Satanas kung paano i-manipulate ang lahat para mas maging mahina. Pero ito ay pagpapasubali pa lang. Ibig sabihin ay sumusugal pa lang si Satanas, tinitignan pa lang. At ang unang sugal niya ay ito. Tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kang kakain ng alimang punong kahoy sa halamanan? Mapapansin mo may mali sa statement. Ang sabi dito, huwag kang kakain ng alimang punong kahoy sa halamanan. Ilan ang ipinagbabawal ng Diyos dito? Huwag kayong kakain sa alinman, kahit anong klase ng puno sa loob ng Garden of Eden. So, ibig sabihin, parang sinasabi niya, Ana, sinabi ba ng Diyos na wala kang pwedeng kainin? Anong klaseng Diyos ang pinoportray ni Satanas sa kanyang kausap? Anong klaseng Diyos ang gusto niyang ipakilala sa kanyang kausap? O, parang Diyos na maramot sa kung ano man yung mga nilikha niya sa kalikasan. Yes, so nilalang niya ang langit at ang lupa para ipagkait. Ipagkait sa nilikha niyang tao. So, naglagay na kaagad siya sa isip ng tao na ang Diyos ay mapagkait at maramot. Kaagad yun. Sundan natin ang kanyang mga argumento sa talatang 2. At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. 3. Natapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon. Ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. Pansinin mo, An, medyo tumagilid ang sagot ng babae. Ang sabi, sa bunga ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Hindi ito ang eksaktong pagkakasabi ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, sa lahat ng punong kahoy ay malaya kayong makakakain. Nawala yung malaya at nawala yung lahat. At mapapansin mo, sinabi ng babae, datapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna, bagaman hindi naman ito sinabi ng Panginoon na nasa gitna, dahil hindi mo alam kung saan ang nasa gitna, ang punong kahoy ba ng buhay o ang punong kahoy ng pagkakaalam ng masama at mabuti. Eh, hindi mo alam eh, nagiging gitna kasi ang isang bagay pag attracted ka na. Pagka hindi ka attracted sa kanya, hindi pa siya gitna. Mapapansin mo? Alam mo, Kuya Bray, kapag alam mo kahit mali siya pero gusto mo siya, parang pilit mo siyang nilalagay sa tama. Parang siya ang idolatry mo, siya na ang Diyos mo. Yun ang nangyari kay Eva, nakuha na kaagad siya ni Satan at the very first statement. Tuloy. Sa 4, sa 3, huwag kayong kakain niyon, ni huwag ninyong hihipuin. Walang sinabi ang Panginoon na ni huwag ninyong hihipuin. Ito ay misquotation. Kaya nga sinasabi ko, Anne, na kapag ka nag-misquote ka sa salita ng Diyos, alam na kaagad ni Satan na pwede ka na niyan silain kasi gumagawa ka ng sarili mo ng statement. Eh. Di ba, Kuya Bray, ang nakakatawa pa dito, ang si Satanas daw, memorize niya din kung ano yung laman ng Biblia, yes, at kung ano ang tama sa paningin ng Diyos. Kaya nga pag kami sumablay sa sinabi mo, alam niya kung paano kuha ka na kaagad. Kasi ang sabi ng Panginoon, huwag kang kakain niya sa oras na kay kumain niya on, ay walang pagsalang mamamatay ka. Pero pansinin mo, sabi ni Eva, baka
kayo'y mamatay. Anong pagkakaibaan ng walang pagsala sa baka? Baka? Parang may pagdududa. Mm, pero ang sabi ng Panginoon, walang pagsala. Kaya, ang sabi ni Satanas, sa 4, tunay na hindi kayo mamamatay. Ito na yung unang daya na sinasabi ko sa iyo na maling pag-asa na kahit kumain ka, lumabag ka, hindi ka mapapahamak. So, pwede kang lumabag, pwede mong gawin ang lahat ng gusto mo sa buong buhay mo na hindi ka mapapahamak o mamamatay. Tama, Kuya Brian. Saka parang ang sinasabi dito, yung babae, kahit alam niya na kung ano si Eva, kahit alam niya na kung ano yung sinabi ka sa kanya ng Diyos, parang nalinlang pa rin siya. Mm. Dahil, napakagaling ng katusuhan ng kalaban. At kung tutuloy tayo sa salatang 6 at nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin, so nakaramdam na siya ng mabuting kanin. Masarap. May pag-aano na siya, may gusto niya ng kuhain. May last na siya ngayon. Sa nagbago ng kanyang likas, kaya mahirap makipag-usap kay Satanas. Huwag kang nakikipagsugal ng pakikipag-usap sapagkat napakadelikado. Na kahit matalino ka, Kuya Bri, eh mas matalino pa rin si Satanas. Mm. Ang sabi dito, nakalulugod sa mga mata. So nakuha siya sa mata at sa lasa. Ang susunod sa kanya, at kahoy na mananasa upang magpapantas sa tao. Ito ang nagpabagsak kay Eva. Yung pagka ako'y kumain ito, magiging kagaya ako ng Diyos. Diba sabi? Tunay ang talastas ng demonyo na tunay na sa araw na kumain kanya. Hindi ka ano, sabi niya magiging kagaya ka ng Diyos. Yeah, pero kung papansin natin yung kwento, para bang yung may quotation na history repeat itself. Mm. Kasi diba nung sa langit, si Satanas yung gumawa ng ganung bagay. Nung sa lupa, eh yung pagkawala rin contentment sa kung ano yung meron sila, eh hindi naging sanhi ni Eva para makuha siya ni Satanas sa pagsubok na yun. Kaya itong malaking yung pandarayang ito ang nagtatanggal ng pag-asa. At hindi ko kaagad tatapusin dito saan ba ang katapusan nito si Satanas. Gusto kong pagtuloy-tuloy nating pag-aralan an na paano ba nagtuloy-tuloy itong conflict na ito? Paano ba nagtuloy-tuloy itong bangayang ito at saka away na ito? Kaya pero nangako ang Panginoon nang bumagsak ang ating mga magulang na sila ay ipanunumbalik ng Panginoon sa 3:15, pakibasa. 3:15. Ng Genesis. At papagalitin ko ikaw at ang babae, at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. So may pangako ang Panginoon sa Kristo na ang Diyos sa kanya na ang babae o ang binhi ng babae ang siyang dudurog ng ulo ng binhi ng ahas. Ibig sabihin nito, manganganak pa itong babae ng isang binhi na siyang magwawagi. At itong ahas na ito ay magpapatuloy din sa kanyang mga gawain pero matatalo. So sa controversy o sa tunggali ang ito, sino ang magiging talo? Ang ahas o ang binhi ng babae? Tingnan natin, Kuya Bray. Kung mapapansin natin sa mundo ngayon, ano nga ba yung naging resulta? Mm-hmm. So, okay, ito ang tutunghayan natin sa sunod-sunod pang mga topic na ating pag-aaralan. Pero sa ngayon, balikan natin ang Apokalipsis para makita kung ano ang nangyari sa labanan at paano ito na napagwagian. Okay? Sa Apokalipsis 12, sa talatang 8, 9, at hanggang 10. At hindi sila nanganalo, ni nasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan. Mm-hmm. Siya inihagis sa lupa at ang kaniyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Mm-hmm. At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabing, ngayon dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapamahalaan ng kaniyang Kristo sapagkat inihagis na ang tagapagsumbong sa ating mga kapatid na siyang sa kanilang nagsumbong sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. Diyan muna tayo, ano? So, merong good news na binigay na dumating ang kaharian. Ito yung ipinangako doon sa babae na ano, na aapakan niya
ang ulo ng ahas na ito, na binhi din ng ahas, ang sinungaling ang Diablo. At ang Diablo gumamit siya ng tao sa bawat generation. Gumagawit siya ng mga tao, ng mga institusyon, ng mga reliyon. Patuloy niyang ipinadadami gamit ang mga tao. At ang gagamitin niya ay ang mga relihiyosong body o religious body ang gagamitin niya para sirain. Pero at the end, ang mananalo pa rin na yan, ay ang ating Panginoon Jesucristo. Paano niya tatalunin ito? Ang sabi sa talatang 11, ang tawag natin sa Diablo ngayon ay tagapagsumbong sa ating mga kapatid. Ibig sabihin, lahat ng kasalanan mo ay aakusahan ka. Sasabihin sa'yo, bagaman hiningi mo na ng tawad, sasabihin at uulit-ulitin sa'yo. Papamukha pa rin sa'yong kasalanan. Hanggang sa magpakamatay ka na. Yun ang ganun ang style ni Satan. Hanggang depression. Sa, oo, guilt. Lahat na nagkasama-sama na, hanggang sa nakita mo, hindi ko kaya ito. Ito na ako, pinalaki na akong ganito. Ako'y naabuso na. At yan ang magandang halimbawa ng maling pag-asa, Kuya Bri. Doon. Kaya ang ginagawa ni Satanas, ay binibigyan kanya na, kahit ikaw ay nagkasala, hindi ka mamamatay. Langit pa rin ang pupuntahan. Pangalawang pag-asa. At yun ang mga pinag-usapan natin ng unang paksa. Tingnan natin ito sa 11, kung paano dadaigin ito. At siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero, at dahil sa salita ng kanilang patotoo, at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. So may tatlong paraan para daigin natin ang kalaban sa huling araw. At uulit-ulitin natin ito sa ating mga pag-aaral, yung pagkakaalam ng dugo ng kordero. Maraming mga kabataan ngayon hindi alam yung ginawa ng dugo ng kordero, yung sakripisyong ginawa ni Kristo. Kaya depressed sila. Pangalawa, ang testimonya o salita ng kanilang patotoo. Wala rin silang patotoo dahil hindi naman sila naligtas sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. At ang pinakamahirap pa dito, sabi dito, hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Pero ang mga kabataan ngayon ay nakafocus lamang sa kanilang buhay. Hindi nila ito kayang isakripisyo para kay Kristo. Parang hindi na po napapakita yung kahalagahan ng buhay kasi parang baliwala na sa kanila. Iba, naglalaslas na maaaring maging dulo ng katapusan ng kanilang mga buhay. Hindi nila alam kung gaano kalaki yung sinakripisyo ng Panginoon para lang maligtas sila. Dahil nga nagiging worthless na sila. Gusto nilang ipakita ni Satanas sa kanila, you're worth nothing. Pero pag tinignan mo ang dugo ng kordero, you are worth everything. Everything. Diba? At eto pa si Satanas, nag-iintay na magkasala ka para pag nagkasala ka, he will hook you up. Ihuhook ka niya na hindi ka na makakaalis dyan sa kasalanan niyan. Siguro, Pastor, ayan yung mga pagkakataon na tila nang hihina ka na. Tapos pag nakikita niya na pwede ka na niyang tuksohin, doon siya bigla-biglang pumapasok para magwagi siya. Gusto kong dagdagan yan, Ana, no? Yung pagpasok niya. First Peter, unang Pedro, 5 sa talatang 8. Unang Pedro 5 sa talatang 8. At makikita natin kung gaano ka tindi ang labanang ito hanggang ngayon. Kayo'y maging mapagpigil. Kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na Diablo na gaya ng leyong umuungal ay gumagala na humahanap ng masisilan niya. Alam mo yung leyon kapag kayan ay hindi pa nakakakain ng 2 buwan. Pag yan ay umungol, abot yan hanggang 5 kilometro. Kaya siya ay umuungol at naghahanap ng masisila. So ano ang ugalian na binabanggit sa Biblia na dapat maging tayo? Alam mo, sa kapasar, dagdag ko lang, yung mga leyon pala na gano'n, sila yung mga masyadong maoobserba, saka matatalim yung mga paningin nila. Kaya nakikita nila yung bawat taong nangihina. Hmm. Ang leyon, usually, sa totoong buhay, ay kumakain ng tupa. Alam mo kung sino ang inoobserbahan nila. Kapag ka nasa isang malaking flock, tinitignan nila kung sino ang mahina. Ayan. At kapag ka nanghina na, ihiwalay nila ang pilit. Pag nahiwalay nila, kakainin nila ng buo at wala ka na magagawa. Kaya sa ating mga Kristiyano, ang uunahin nila ay yung mga depressed. Pag depressed ka na, pwede ka nang pasukan ng demonyo hanggang sa magpakamatay ka na. Yun ang nangyayari sa mga kapatid. Mga mahihina sa pananampalataya. At hindi lang mahihina sa pananampalataya. Physically, family background, yung mga naghiwalay. Kaya gusto niya maghiwalay ang mga magulang, gusto niya na ma-depress, gusto niya na magkaroon ng mga baha, ganito. Kasi pagka nagkakabaha, nagkakahiwa-hiwalay, hanggang sa yung weakest na mga kabataan, kakainin na niya ng buo dahil wala silang emotional stability. Saka di ba, Kuya Bri, ang mga kabataan ngayon, wala nang gaano sa religion. Parang hindi na sila masisipag magbasa.
kahit top 1 tong Bible sa bestseller book, eh tila ba mas binibigyan lang attention yung mga ibang libro? Kasi kahit bestseller pala siya, siya yung most neglected na na libro. Kaya siguro ang mga kabataan ngayon, sila talagang tinatarget kasi sila yung wala gaanong kaalaman at foundation tungkol sa Bible. At napakabilis nilang silain. Yan. Sisilain sila sa pamamagitan din ng pagkasila kay Eva sa mata, sa lasa, at sa pride o yung sa pagmamataas. Dito sila sinisila. Saka nga, pasipo kayo, bro, mga kabataan ngayon, mas gusto nila sa maliligaya lang. Ayaw nila nang nahihirapan sila. Ayaw nila na nag-aaral sila. Kaya yung binabanggit ko kanina, na para talunin ang kalaban, una ay sa dugo ng kordero, sa iyong mga patotoo, sa ginagawa mo para kay Kristo at ginawa ni Kristo para sa iyo, at huwag mong ibigin ang iyong buhay, kundi ibigay mo ito para sa Panginoon. Kuya Bri, bilang isang mahusay na tagapagpayo ng mga kabataan, anong huling mensahe na gusto mong bigyan diin tungkol sa punot dulo ng maling pag-asa? Gusto kong ituon, maraming salamat sa pagbibigay mo sa akin. Mga minamahal po naming mga kabataan, tagapakinig at nagsisiyasa. At gusto ko pong sabihin sa inyo na sa pagkakataong ito, wala tayong ibang matutuunan ng pansin kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Isang napakalaking daya na kalimutan natin ang pag-aaral ng Biblia. Ngayon ay nalaman natin na ang punot dulo ay si Satanas. At si Satanas ay nag-o-offer sa atin ng freedom na lahat pwede natin gawin. Hindi na natin kailangan sundin ang kautusan. Pero sa pamamagitan ng pagsisiyasat ng Biblia, si Kristo lang ang magiging daan upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay matalo natin ang accusation na binibigay natin o sa atin ni Satanas. At ikaw ay mananagumpay din kagaya ng pangakong ibinigay sa ating mga magulang. Kuya Bri, maraming salamat sa panibagong napakagandang mensahe na binigay niyo sa amin bilang isang mga kabataan. Tunay na naliwanagan kami tungkol sa ano nga bang punot dulo ng maling pag-asa at paano namin maiiwasan ito. Maraming salamat, Kuya Bri. Tayo po ay mananalangin. Dakila po naming Diyos, napakapalad po namin at napakapalad ng lahat ng mga kabataang nakikinig na sa ngayon ay binibigyan niyo kami ng kapangyarihan sa dugo ng Panginoon Jesucristo sa pamamagitan ng mga patotoo na ibinibigay niyo sa amin, na handa namin ibigay ang aming buhay para kay Kristo na nagbuwis sa amin. Nawa, Panginoon, ay maligtas kami mula sa daya at sa pagsisila ng kalaban. Ang lahat ng ito ay pinasasalamatan namin na nanggaling sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Isang panibagong magandang mensahe na naman na napakinggan natin, kaibigan. Kaya huwag kayong bibitaw dahil patuloy pa rin tayo sa pag-aaral. Ito sa programang ginawa para sa mga kabataan, Clear Messages, The Great Hope. You're watching Hope Channel, around the world. From the 7,107 islands of the Philippines comes our sun-kissed warm congratulations to Hope Channel's newest milestone. We are proud to be a part of the Hope Channel team. This is the Lord's work. He will carry us through. And Team Philippines is with you all the way. Worldwide Ministry of the Hope Channel. Jesus said, "Go." The Hope Channel is obeying. Tell the world now with the Hope Channel. So you've decided to quit smoking,
great decision. Yes, there are chances of relapse and there will definitely be some unpleasant withdrawal symptoms. These include anxiety, irritability, frustration, difficulty in concentrating, completing tasks, increased appetite and weight gain, restlessness, depression. This will be worse if you've suffered depression in the past. Then the urge to start again will attack you. What to do? Delay. Start something that will distract you. Drink water, fruit juice. Avoid caffeine and alcohol. Do something distracting. Take a brisk walk. Deep breathing helps. Discuss with a supportive, non-smoking friend. Do take the help and advice of your attending physician. Depend on the power of God, which is outside of yourself, and break the habit. One of the frequent questions that we get is about husbands and housework. Wives seem to be just a little concerned about the amount of housework that their husbands are doing. How is a wife to help their husband understand that this is important to them? You know, in marriage, expectations are correlated to satisfaction. If satisfaction is not there, it's because expectations are not being met. And many times, wives are frustrated, angry, because their spouse is not cooperating with what needs to be done. So they need to take the time to speak with their spouse about the situation. And a good way to start is to do what Solomon says, which is a gentle response. So wives need to learn how to ask for what they need very softly and very gently. You're watching The Hope Channel. You are cordially invited. Every Saturday, Seventh Adventists around the world meet together to worship God, and we invite you to join us in Sabbath worship. The first part of our worship service focuses on in-depth group Bible study. We call this the Sabbath School. The Divine Worship Service features the Bible preaching service led by the pastor or a local elder. The entire service features prayer, enthusiastic singing, music, and fellowship. We extend a warm invitation for you to join us. For every woman, there is a call to serve. For every woman, there is a place for ministry. For every woman, there is a need to tell the world. For every woman in the world, there is Women's Ministries. It is well known that smoking is a definite cause of lung cancer. Some feel safe using alcohol, particularly if they don't smoke. There is no doubt that prolonged heavy consumption of alcohol is associated with a variety of cancers, including that of the head, neck, esophagus, colorectal cancer in men, breast cancer in women. There is also a probable relationship between alcohol and the cancer of the liver, and also colorectal cancer in women. You may ask, but doesn't that only occur with high levels of alcohol intake? The latest information documenting many studies shows that there is no dose of alcohol that can be considered safe when talking about alcohol and cancer. The exact amount that is safe or would be safe is simply not known. So why take chances with your health? Take note of what is best and break the habit. Be in tune. Join the Hands of Hope Ministry, a visionary group of Christians rapidly spreading the gospel to all the world, every minute of every day, in large crowded cities, in high-rise apartments, and in countries where missionaries lose their lives. Hope Channel is there, making a difference and changing lives. After traveling the globe for nearly 40 years sharing the gospel of Christ, I know of no better way to communicate the gospel than television. You can be a hand of hope in giving the gospel to spiritually hungry people. As a Hands of Hope member, you'll receive monthly reports on Hope Channel's global progress, thrilling mission stories on DVD, and a membership card that allows you 10% off all your book purchases at Adventist Book Centers across North America. So write, call, or visit us online to receive your free Hands of Hope brochure to learn more about how you can make a powerful difference in God's work with the Hope Channel.
Hope Channel is sponsored by the World Seventh-day Adventist Church. We believe in being people of the Word, people of prayer, people of deep study of the prophetic writings, people who love Jesus Christ, people who keep all the Ten Commandments, people who are compassionate, who respect others, the community, and world needs, people who live healthfully by avoiding tobacco, alcohol, unclean meats, drugs, and immorality. We believe in joy. We invite you to be a person of hope. Get the exciting in-depth Bible study you crave. It's as easy as joining the Hope Bible Study class. Week by week, Pastor Derek Morris and the Hope Sabbath School class use Bible guides that are practically at your fingertips. Log on to hopetv.org, click the link for the Hope Bible Study class, download this week's lesson, and join our faith-enriching class. You can also download past and future lessons and study a variety of other topics. Go to hopetv.org and click on the Hope Bible Study class. When it comes to conflict in marriage, right up there, leading the list, is conflict over money. What should you do? Should you have separate accounts, or should you have them together? What do you think, Elaine? Well, this situation comes up all the time, and it's interesting to note that couples who are preparing for marriage don't think twice about sharing a bed with each other, but they're very concerned about sharing a checkbook. We're not going to tell you which way is right or wrong, joint account or separate account, but we do want people to understand, couples, that is, married couples, that the more things we share, the more our oneness. And also, the fact is that you should have shared goals together. Whatever you're going to do, work it out. Be on the same page. Agree. Talk about it. And as you talk, agree on what you're going to do. The Hope Channel is telling the world about Jesus. In every country, every city and village, in every home, 24 hours a day. The Hope Channel. So you've decided to quit smoking? Great decision. Yes, there are chances of relapse and there will definitely be some unpleasant withdrawal symptoms. These include anxiety, irritability, frustration, difficulty in concentrating, completing tasks, increased appetite and weight gain, restlessness, depression. This will be worse if you've suffered depression in the past. Then the urge to start again will attack you. What to do? Delay, start something that will distract you. Drink water, fruit juice, avoid caffeine and alcohol. Do something distracting, take a brisk walk. Deep breathing helps. Discuss with a supportive, non-smoking friend. Do take the help and advice of your attending physician. Depend on the power of God, which is outside of yourself, and break the habit. You are cordially invited. Every Saturday, Seventh Adventists around the world meet together to worship God, and we invite you to join us in Sabbath worship. The first part of our worship service focuses on in-depth group Bible study. We call this the Sabbath School. The Divine Worship Service features the Bible preaching service led by the pastor or a local elder. The entire service features prayer, enthusiastic singing, music, and fellowship. We extend a warm invitation for you to join us. For every woman, there is a call to serve. For every woman, there is a place for ministry. For every woman, there is a need to tell the world. For every woman in the world, there is women's ministry.
It is well known that smoking is a definite cause of lung cancer. Some feel safe using alcohol, particularly if they don't smoke. There is no doubt that prolonged heavy consumption of alcohol is associated with a variety of cancers, including that of the head, neck, esophagus, colorectal cancer in men, breast cancer in women. There is also a probable relationship between alcohol and cancer of the liver, and also colorectal cancer in women. You may ask, but doesn't that only occur with high levels of alcohol intake? The latest information documenting many studies shows that there is no dose of alcohol that can be considered safe when talking about alcohol and cancer. The exact amount that is safe or would be safe is simply not known. So why take chances with your health? Take note of what is best and break the habit. Bringing hope the world over. Hope Channel. Masaya at maligaya ang mga oras ng ating pag-aaral ng mga katotohanan na hango sa banal na kasulatan. Ito po ang ating pag-aaralan sa oras na ito, ang pagpapatuloy ng sirhing ang banal na salita ng Diyos. Ang aking pong pangalan, Pastor Guillermo Olyesca Gusilatar, isang ordinaryong pastor ng Seventh-day Adventist. Bago po tayo lubusang magpataot o magpalaot sa ating pag-aaral ngayon, akin muna kayong inaanyayahan na makisama na tayo'y manalangin. Hihilingin natin sa banal na Espiritu na bigyan tayo ng karunungan upang ating malamang muli ang salita ng Diyos at ang kanyang kahalagahan sa ating buhay. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, amang banal na binubukalan ng tunay na karunungan, ng kapayapaan at ng buhay. Nagpapasalamat po kaming lumapit sa inyo ngayon sa lubos na pagpapakumbaba. Muli po naming bubuksan at bubuklatin ang ginintuang pahina ng inyong banal na salita. Bigyan po niyo, Panginoon, kami ng karunungan at malaman namin ang lalim at luwang ng inyong pagmamahal. Sana po, Panginoon, mapatanim ng malalim sa aming puso at isipan ang kahalagahan ng pagsasaliksik at pag-aaral at pagtalima na sinasabi ng salita ninyo. Ito po'y aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Minamahal na mga kaibigan, mga taga-subaybay at mga kapatid. Ngayon pong oras na ito ay ating ipagpapatuloy ang pangalawang sirhi na ating pinasimulan na paksa ang salita ng Diyos. Ngayon po sa ating pagtalakay ay medyo mayroong mga technicalities na ating sasabihin. Ang tanging dahilan po ay sapagkat maraming mga tao ang nagtatanong. Maaring nalilito, gusto nilang makuha yung talagang papaano ba ginawa ang sinasabing Biblia. Atin pong binasa ng manakalipas na mga oras, yung una nating sirhi, na mayroong tatlong pangalan o pamagat ang Biblia. Ang una, dito po sa Isaiah 34, versikulo 16. Ang mga sulat na ito ay sinabing
ang aklat ng Panginoon na ito'y hindi nangangailangan ng iba pang mga aklat. Opo, sinabi ko na rin sa inyo, napakaraming mga aklat sa mundong ito. Kailangan ng tao, katulad ng sa medisina, katulad sa mga, sabihin nating komersyo, mga engineering, socializing, sa politika. Pero mga kaibigan, kung ang pag-uusapan natin ay ang buhay na walang hanggan, yung ating pong minimiti, yung ating pong pinapangarap na masungkit sa darating na panahon, wala pong ibang libro na pagkakamaaaring pagtiwalaan natin kung hindi ang sinasabing ang aklat ng Panginoon. Ngayon, ang padalawa na pangalan ng kalipunan ng mga sinulat na ito ng mga propeta. 1 Tesalonica, Kapitulo 2, Versikulo 13. Ang salita ng Diyos. Ang ibig sabihin nito, ang mga salitang ito ay galing sa Diyos. Number 3, 2 Timothy 3:16. Ang wika dito ay ang banal na kasulatan. Mga kaibigan, ang tanong dito ay, paano nga baga napapunta sa ating kamay? Ang background, sinabi ko na sa inyo, nagkasala ang tao, napawalay ng malayo sa Diyos, kaya nga't gumawa ang Diyos ng paraan na tayo ay kanyang maabot, nang tayo ay hiwalay na sa kanya, nang dahilan sa tayo ay nagkakasala. At habang lumalaki at dumadami ang ating kasalanan, ay napapalaki naman ang pader ng paghiwalay. Mahal tayo ng Diyos. Gumawa siya ng paraan. Kaya nga't itong mga kalipunang ito ng kanyang mga sinabi sa kanyang propeta ay kanyang iniutos na isulat pagkatapos isulat ang wika'y ipadala mo sa pitong iglesia sa Asia Minor at mula doon umantong sa atin. Noong unang panahon, ang mga legal na mga tao sa legal na mga usapin at dokumento, kahit na doon sa mahalagang mga pagninegosyo, kalatas na mga hari, ayun po ay sinusulat doon sa materialis na ang tawag ay papyrus. Scroll or rolls or papyrus. At yung pong pangsulat mismo, ang tawag doon ay stylus. Huwag po kayong bibitiw. Makinig po kayong mabuti. Ito ang resulta ng ating research. Doon po sa mga sinulat sa papyrus na yan, yung pong papel, kumbaga, o materialis na pinagsusulatan ng mga propeta, ay di ang tawag ay papyrus. Yung po ay makukuha lamang doon sa lugar na kung tawagin ay Biblos, yung po ay one of the Phoenician ports. Ang mga negosyante doon po inilalagay ang lahat na ngayon at doon bumibili o umaangkat ang mga tao. Yung pong lugar ay Biblos. Nagkataon, na yung pong salitang Biblos sa Grego, ang ibig sabihin po ay nahahati sa dalawang salita, by at saka blos. Yung pong by, ang ibig sabihin ay dalawa. Kaya po meron tayong kung tawagin ay bicycle, ang dalawang gulong. At yung pong mang blos ay box. Kaya kapag ating pinagsama yung Biblos na yon, na yung po naman in honor of that place, ang ibig sabihin ay dalawang aklat. At sangayon po sa matatalino na nagsipagsunog ng kanilang mga pilik at kilay sa pagsasagliksik ng salita ng Diyos at mga dokumentong pangrelihiyoso, ipinasiya po nila na technicaling ipangalan ay Bible. Ang ibig sabihin ay ito ang salita ng Diyos. Ito po ang banal na kasulatan. Pero ang nakapagtataka nga po, itong salita o katagang Biblia ay dito lang natin mababasa, dito lang sa pabalat. Yung po kasing sinasabing palaman dito ay wala yung Biblia.
Pero ang laman nito ay yung kasulatan. Ito po ay inilagay lamang technical na nagkataon lamang na yung lugar na pinanggagalingan ng mga papyrus ay Biblos in honor of that place. Sinabi po at kinuhang Biblia. Kaya yun po ang nangyari. Ang buong banal na kasulatang ito ay mayroong 66 na mga libro na sinulat ng mga propeta. Yung pong matandang tipan ay nagpapasimula sa Genesis. Genesis, Exodus, Leviticus, Number, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, hanggang sa sinasabing Malakias. Yung po ang matandang tipan. Yung po naman bagong tipan ay magpapasimula sa Mateo, Marcos, Lucas at matatapos sa Apokalipsis. Nang pagsamahin po ang dalawang ito, ito po ang nagpapaloob dito na kabuuan ay ang sinasabing ang banal na kasulatan, ang salita ng Diyos o aklat ng Panginoon at nilalagay na pamagat ang Biblia. Umaasa ko na inyong nakuha ang buong katotohanan kung bakit ang banal na kasulatan ay mayroong pamagat na Biblia. Ngayon, mga minamahal kong mga kaibigan at mga taga-subaybay, ating muling ripasuhin, bakit nga ba ito ay nasulat? Paano? Alright? Binasa natin sa Apokalipsis Kapitulo 1, Versikulo 1 hanggang 3, ang mahalagang proseso kung paano ang kalooban ng Panginoon, ang katotohanan ay dumating sa buhay ng isang makasalanan. Ang Apokalipsis ni Jesucristo na ibinigay ng Diyos sa Kanya upang ipahayag sa Kanyang mga alipin sa makatuwid ay ang mga bagay nararapat mangyaring madali at Kanyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng Kanyang mga anghel sa Kanyang mga alipin, lalo na si Juan. Ngayon, ang Diyos Ama ay may ibig sabihin, may mensahe sa mga makasalanan. Ibinigay ng Ama ang mensaheng ito sa Kanyang anak na si Jesucristo. Pagdating sa Kanyang anak na si Jesucristo ay ibibigay sa Kanyang mga anghel. Pagdating sa mga anghel, sa pagkasi ng banal na Espiritu sa mga propeta, malalaman nila ang kalooban ng Diyos. Ngunit, gusto kong ito'y inyong pansinin. Ang mga propeta ay mga taong mga nagkasala, may kahinaan. Gusto kong idiin dito na hindi tayo naniniwala doon sa sinasabing inspiration, oral inspiration. Ang kinasihan po ng Diyos ay yung mga tao at sila ay nagsalita, sila ay sumulat, na inspirado ng banal na Espiritu, pero mayroon din pong pagkukulang. Huwag kayong mawawalan ng tiwala. Ipagtatapat ko na sapagkat ang ating pong pag-aaral ay katotohanan, kinakailangang hindi tayo dito magsisinungaling. Ang mga taong mga propeta ay meron din pong kahinaan. Kaya lang ang pagkakaiba sa atin ay sila ay inspirado ng banal na Espiritu. Ano ang ibig sabihin? Gagamitin nila ang sarili nilang mga salita. At maaaring may pagkukulang pero ang diwa ng kanilang mensahe ay galing sa kalangitan. Mga minamahal kong mga kapatid, mga kaibigan at taga-subaybay, marami rin ang nagsasabing, paano nga? Mula sa Ama, sa Anak, sa mga anghel, banal na Espiritu, pagkatapos ay sa mga propeta at makakarating sa katulad natin. So, yun po ang proseso. Kaya sila, bagamat sila ay mga taong meron ding pagkakamaling katulad natin, hinirang ng Panginoon na maging propeta, ginamit lang sila ng Panginoon Diyos na sabihin natin ngayon, sekretary ng ating mahal na Diyos. Alam po niyo, nakatikim ako pagiging administrador. Minsan, meron po akong 3-2 na sekretaryo sa opisina. Ang sasabihin ko sa kanila, "Hi, Miss Secretary, would you please?" Ako po ay makikiusap. Pakisulat nga nito, Secretary. Ito'y sulat ko sa isang presidente ng company.
Ang sekretaryo po ay sa pamamagitan ng aking dictation ay isusulat niya. Pagkatapos ilalagay ang aking pangalan, nakalagay din po yung pangalan niya na siya ang sekretaryong sumulat. Samantala pong ginagawa niya ang tanong, sino ang gumagawa? Ang sekretary. Pero sa oras po na mapapunta sa aking lamisa, pagkatapos ay aking nilagdaan ng aking pangalan, ang tanong, pagkatapos na ito'y aking malagdaan, kaninong sulat? Naturalmente, sa akin na pong sulat yan. Kahit na sinong gumawa, basta't inilagay ko ang tatak ng aking pangalan at ang aking posisyon, akin na po yon. Ganoon din ang Biblia. Ang mga sinasabing propeta ay mga sekretaryo ng Diyos at inspirado ng banal na Espiritu, sumulat sila. At nang sangayunan ng Diyos, mga kapatid, ang gawa ng mga propeta ay ito ang Biblia, ang salita ng Diyos. Wala na pong pagtatalo dyan. Yan po ang katotohanan. Tanggapin natin na ito'y salita ng Diyos sapagkat tinatakhan. Hindi lang ng kanyang pangalan, doon sa krus ng Kalbaryo'y natigis ang kanyang dugo at ito'y tatak ng pagsang-ayon. Ngayon, sapagkat ito'y nasang-ayon na at ito'y salita na ng Diyos, mga kapatid, ano ang kahalagahan nga nito sa ating buhay? Atin ngang muling pag-aralan yung sinasabing Roma 15:4. Itong mga salitang ito ang wika'y nasulat sa ikatututo natin upang tayo'y magkaroon ng pag-asa. Bigyan natin ito ng kaunting din, mga kaibigan. Sa katotohanan, nang tayo po ay magkasala, tayo ay doomed to eternal punishment. Nawala na po tayo ng pag-asa. Ngunit sapagkat tayo ay tinubos ng Diyos, ibinigay ang kanyang salita, nalaman natin ang ginawa ng Diyos sa ating buhay. Kaya nagkaroon tayo ng pag-asa. Dito po natin malalaman na ang Diyos ang dakilang lumikha. Dito po natin malalaman sa Biblia na ang Diyos ang ating tagapagligtas. Dito rin po sa salitang ito ng Diyos, malalaman natin na siya ang ating provider. Siya po ang nagkakalinga. Siya ang nagbibigay ng lahat at lahat sa ating buhay. Kaya mga minamahal kong mga kaibigan, mga taga-subaybay at mga kapatid, magkaroon sana tayo ng tiwala na ating pag-aralan ang aklat na ito. Narito at masusumpungan natin ang tunay na daan ng kaligtasan. Muli kong uulitin, mga kapatid, ang paraan ng pagsasaliksik ng banal na kasulat. Marami po kasing nag-a-attempt na magbasa. Marunong bumasa, magagaling. Kaya lang po ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. Eh bakit? Ay ang hinahanap pa yung sariling kapritso nila. Yung mga pandibati, yung mga pansira sa ibang sikta ng pananampalataya. Hindi po yon ang layunin ng ating pag-aaral. Basta po ang una na ating gagawin. Sang-ayon nga sa ating binasa dito sa Juan 15:5. Ako ang puno ng ubas, ang sabi ni Kristo. Kayo ang aking mga sanga. Ang nananatili sa akin ay nagbubunga ng marami sapagkat kung ako ay wala at hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Numero uno na paraan sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ang ating pong buhay ay ating ikonikta sa Diyos. Sa Panginoon Diyos sapagkat siya ang bukal ng ating buhay, siya ang karunungan. At kapag tayo po ay nakakonektado na sa Kanya, natural na tayo po ay magkakaroon ng tiwala. Ating maiibigang basahin, nang basahin at pag-aralan ang kanyang mga salita at dito naman mapapatiim ng malalim at malalim ang katotohanan sa ating buhay, tayo po ay magiging isang bagong nilalang. Una, konektado tayo sa Panginoon. Ano pa ang sabi rito?
maniniwala tayo na dapat ay ang banal na Espiritu ay ating hihilingin. Diba ang sabi sa Juan 14:16-17, ang wika ni Kristo, ako ay dadalangin sa Ama upang bigyan kayo ng ibang mga aliw na siya ang sa inyo magpakailanman at siya rin ang magtuturo ng buong katotohanan. Siya rin mga kapatid ang magpapalaala sa atin ng ating buhay na gagawin. Ngayon, atin ang ibinigay ang ating sarili sa Panginoon. Naniniwala na tayo sa banal na Espiritu. Dadalangin tayo mga kaibigan at ang atin sasabi, Panginoon, samantala pong aming pag-aaralan o aking pag-aaralan ang isang paksa na nasusulat sa inyong banal na kasulatan, bigyan mo po ako ng karunungan. Alisin mo sa akin ang pagkapuot. Alisin mo sa aking buhay ang pagkaingit, ang pananaghili. Inyo po, Panginoong, bakantihin ang aking pag-iisip pagkatapos ay inyong lamnan ng mga bagay na pangkalangitan. Mga kapatid, sinisigurado ko sa inyo, malalaman ninyo ang katotohanan. Kaya ngayon, umaasa ko na hindi nyo kakalimutan ang pag-aaral ng salita ng Diyos na ito'y ating hihilingin ang karunungan sa banal na Espiritu. Ang isa pang bagay na nais kong idiin, mga minamahal kong mga kapatid, bakit ba natin lubos na pag-aaralan ang salita ng Diyos? Ano ba? Ito ba'y may hangganan? Ating binasa mga kapatid, dito nga sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 17. Atin ngang muling basahin sa kaliliwanag natin lahat. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tudlok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Akin na rin pong nabanggit noong una nating sirhing pag-aaral na sabi dito ilan ang tudlok at kudlit sa kautusan. Yung pong kautusan ay bahagi ng salita ng Diyos. Bahagi lang po yun. Doon lang po sa bahagi ay meron pong mahigit na 30 tudlok at saka po kudlit. Ang sabi rito ay, manapay, mawawala ang langit at lupa, pero ang isang tudlok sa salita ng Diyos, lalo na sa kanyang kautusan, ay hindi mawawala. Natural. Ang ibig sabihin nito, tayong mga taong may hangganan, tayong mga taong may katapusan, tayo yaong nagkakasakit, tayong naaksidente, at tayo yung namamatay. Ngunit mga kaibigan, kung tayo ay mag-aaral ng salita ng Diyos, malalaman natin na ang Diyos ay may panukala sa ating buhay. Naalala ko yung aking isang nabasa na istorya. Ito po ay isang dayuhan, anak mayaman, mariwasa ang kanilang pamumuhay. Kaya lang po, sa takbo ng kanyang mariwasang pamumuhay, kaya pagkaminsan po ang salapi ay talagang malaking tukso. Nagumong siya sa kalayawan. Para bang yung alibughang anak din sa Biblia. Naubos ang kanyang salapi at siya ay nagtago na sa mga yugib doon sa California, USA. At sa kanyang pagtatago doon sa mga bitak ng malalaking bato. Gusto na niyang magpatiwakal. Dati mayaman, pero nagumong sa bisyo. Ngunit hindi siya mamatay. Minsan na hindi siya dalawin ng tulog sa pagtatago. Alam niyo mga kaibigan, parang may isang boses na tumawag sa kanya. Sabi, anak, magbago ka. Meron kang maaliwalas na bukas. Ang tao pong ito ay nagbago. Nagpasyang itigil ang druga.
nagpasyang itigil ang kalayawan. Nagbago po siya. Alam po ba niyo, mga kaibigan, ngayon, siya po ay isang napakagaling na preacher of this modern age. Makikita niyo paminsan-minsan kapag kayo nagpatuloy ng pagsusubaybay sa pag-aaral natin. Binago ito. Hindi lamang po siya daan-daang mga tao, mga kababayan natin, galing din sa ibang bansa, mga kaibigan, na nabago ang kanilang buhay ng pagsasaliksik ng salita ng Diyos. Alam po ninyo, akin pa lang sasabihin sa inyo rin, na ang salita ng Diyos ay para sa lahat ng mga tao. Nag-aral at hindi nag-aral, mayaman at mahirap, nasasakop ng salita ng Diyos. Kapagkat ang gusto ng Diyos, lahat ay magsisi at maligtas. Mga minamahal kong mga kaibigan, mga kapatid at mga taga-subaybay, narito ang pagkakataon upang tayo ay magbago. Gusto kong sabihin sa inyo, ang Biblia, ang matandang tipan, mula sa Genesis, Exodus, Leviticus, Number, hanggang sa Malakias, ay sinulat po ito sa salitang Hebreo, yun po ay Aramaic. Ngayon, yung po namang bagong tipan mula sa Mateo, Marcos, Lucas hanggang sa Apokalipsis ay sinulat po naman sa Grego. Pagkatapos na itong dalawang ito ay pagsamahin, pareho pong ang lahat ng Biblia mula sa Genesis hanggang Apokalipsis ay inilipat na sa salitang Grego, pagkatapos ay sa Latin. Kaya makikita nyo ang progressive understanding how the Bible was given to us. Pagkatapos po sa Latin, ito po ay inilipat sa Ingles. At mula sa wikang Ingles, inilipat na po ito sa iba't ibang mga wika ng pangmundo at inilipat din sa mga different dialects, sa mga local dialects. At ngayon po, naglipana na sa balat ng lupa ang mga versions ng banal na kasulatan. Pero sa ating pong pag-aaral at ang irerekomenda ng inyong abanlingkod, sa inyo na nagpapasimulang magsaliksik ng salita ng Diyos, irerekomenda ko po sa inyo na kayo ay bumili ng Biblia kung sa Ingles ay yung pong King James Version, 1911. Yung po ang, kumbaga, yan ang pinakamaraming maaring pagtiwalaan natin na yan ang original translation sa Ingles. Malapit po yon sa talagang kasakdalan ng mga versions. Kasi po, gusto kong sabihin sa inyo at ipagtapat na mayroon pong mga salita dito, mga technical problems sa pagtatype o translation, pero ang diwa ay hindi po nababago. Liban na lang na mayroong isang grupo na kukunin yung kanilang filosofiya, itatranslate sa kanilang version ang Biblia ayon sa kanilang kagustuhan. Eh yun po ay mabuti rin. Kung ang pag-uusapan natin ay mental calisthenics, yun po bang paglago ng ating sariling kaalaman. Kaya po sa aking personal na buhay, mayroon po akong version, iba't ibang version, at aking inihahambing. Ngayon, marahil ang sasabihin niyo, Pastor, bakit naman isa lang ang Biblia? Maraming ang mga version. Eh dapat sana ay hindi na nagkakaroon pa ng maraming sikta ng pananampalataya sapagkat isa naman talaga ang Biblia. Ano ba talaga ang lihim dito kung bakit marami pang sikta ng pananampalataya yayamang isang Biblia naman ang ginagamit? Simple lang po yan. Kung tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos, ibibigay muna natin ang ating sarili sa Panginoon. Huwag po tayong gagawa na ating kukunin yung mga gusto na lang natin dito, pagkatapos mag-grupo-grupo tayo at tayo magtatayo ng sarili nating samahan. Hindi po yun eh. Ang puntos dito, atin pong lapitan ang banal na salita ng Diyos na mayroong bakanting pag-iisip, mayroong pusong nagmamahal,
mapayapa ang buhay at ang ating hihilingin sa Panginoon pagkalooban tayo na ating matuklasan ang buong katotohanan, ang Diyos ay hindi malupit. Ang Diyos, mga minamahal kong taga-subaybay, ay mabait. Ang Diyos ay long-suffering God, merciful and gracious, ipagkakaloob ang hibik ng ating puso, mga kaibigan. Merong nagtatanong, Pastor, para man ding nambasahin ko ang bahaging ito ng Biblia at basahin ko ang bahagi ding ito, ay para silang nagkukuntra. Ano ba yan? Yung bang Genesis at saka yung Apokalipsis, yung Mateo at saka Daniel, parang sila'y nagkakaroon ng banggaan. Sundo. Mga kapatid, sa oras, yung ganong problema, wala po ang problema, walang problema ang Biblia. Ang inyo pong isip ang may problema. Kaya sa puntos na ito, huwag sana po niyong pagbibintangan na yung si Mateo, si Marcos, si Lucas, si Juan ay hindi nagkakasundo sa ibang mga puntos. Nagkakasundo silang lahat sapagkat sila ay kinasihan pari-pariho ng banal na Espiritu. Iba lang nga po ang sinasabi ng Pablo sa Suhito. Iba rin ang sinasabi ng Suhito. Yung mga continuation ng isang istorya ng kaligtasan ng tao. Kaya ulitin ko, kapag dumating po sa inyong buhay, yung puntos na bakit ang Biblia ay mayroong pagkakamali. Aaminin ko, may pagkakamali pagka minsan sa nag-type. Pero yung diwa na nasa Biblia, diwa na masusumpungan natin, ang tunay na Diyos at ang daan ng kaligtasan, wala pong diferensya. At kapag igigiit pa natin na mayroong diferensya, ang may diferensya po ay hindi ang Biblia. Ang may diferensya ay ang ating isip at ang ating puso. Kaya sitil na po yon. Wala pong magsasabi na ang Biblia ay mayroong diferensya. Pag may diferensya, ano sabi ni Pastor Gorsi Ratar? Ang may diferensya ay ang puso at isip ng bumabasa. Minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, magpapatuloy tayo na atin ang napag-aralan kung paano napasa atin ang Biblia. Yung po ay noong mga 18th century, ayon din sa kalooban at guhit ng langit, na-discovery yung mga printing press na yan, na-discovery din ang Bible Society, kaya po yan ay kanilang nilimbag sa iba't ibang lingwahe at ipinamundod. Pero, bago po yan mapapunta sa ating kamay, dumating ang kapanahon ng napakahirap. Yung pong masumpungan na isang taong bumabasa ng salita ng Diyos, yung po ay pinapatay. Sinusunog po yan. Iniitsa sa kumukulong langis at pinapatay. Pero salamat sa Diyos, sapagkat nga ang pag-ibig ng Diyos ay higit sa pag-ibig ng makasalanan, ang paraan ng ating Diyos ay mayroong kababalaghan at kahit na sawatain at gawin, puksain ang pamamaraan ng kaaway, ang Diyos po at ang kanyang paraan ay magtatagumpay sa wakas. Minamahal kong mga taga-subaybay, tayo po ngayon ay nasa padalawang serhi ng pag-aaral ng salita ng Diyos. At sa isang darating na panahon ay pagpapatuloy po natin sapagkat ito po ay tatlong serhi. Ngayon sa oras na ito ay nais kong liwanagin, sariwain sa lahat nating tagapakinig na ang sinasabing salita ng Diyos ay may mithiin siya. Ang mithiin ng Diyos ay upang tayo nga ay magkaroon ng pag-asa. Ating basahin dito muli yung 2 Timoteo, Kapitulo 3, Versikulo 15 hanggang 16. Tingnan po natin ang ating kalagayan sa puntos na ito. 2 Timoteo, Kapitulo 3, Versikulo 15 at 16. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos ay mapa
papakinabangan din naman natin sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran. Ano ang talagang adhikain ng Diyos at kanyang niluob na mapa sa ating mga kamay? Meron pong sinasabi sa isang bahagi ng Biblia na hindi po natin makikita ang Diyos sapagkat siya ay banal na banal, tayo makasalanan, at kapag nakita natin, tayo ay mga pupugnaw, tayo mamamatay. Kaya niloob niya na mapapunta sa atin ang salita niya. At sa ating pag-aaral, ang wikay, at mula sa pagkasanggol. Ang ibig sabihin, tayo po ay maaring kahit na sa ating pinakabanga bata sa sanggol, kapag ating tinuruan ng tungkol sa Biblia, siya po ay matututo. Ang pagkakamali lang po natin, huwag naman kayong magagalit sa atin, at ito'y aking inaamin. Tayo mga Pilipino, at hindi rin ang Pilipino, lahat ng rasa ng tao, sa halip ng ituro natin ay aral ng Biblia sa ating mga sanggol. Abay hindi, ang itinuturo po natin ay ang kalayawan. Pasisi na kayo kung bibigyan ko kayo ng isang practical na halimbawa. Halimbawa ay tayo'y mayroong apo na maliit pa, bago lang po lumalakad. Anong ating gagawin? Pagpunta natin sa mall, tayo po ay bibili. Anong ating binibili? Yung po bang mga damit na hubad? Yung mga damit na kitang katawan. Isusuot po natin sa sanggol. At tayo po ay nakangiti na sasabi, sige, apo. Sige anak, sayaw. Tarararararan. Sasayaw. Tuwan-tuwa tayo. Ano bang itinuturo natin dyan? Tinuturo natin sa murang isipan ng bata na ikaw ay maging salunira balang araw. Na ikaw ay maging kalayawan ang iyong buhay. Ay kung nga itinuturo natin sa ating mga anak, anak, apo, narito ang Biblia, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, ay di meron tayong buhay na walang hanggan. Malaki ang problema natin, mga kaibigan. Kaya dapat natin talagang masinop na pag-aralan ang salita ng Diyos. Bakit? Ang sabi rito, mula sa pagkasanggol ay iyong malalaman ang mga banal na kasulatan at iyong wikay, ikaw ay sasansalain. Ikaw ay ituturo sa iyo. Halimbawa, ikaw ay hindi marunong manalangin. Ituturo sa iyo ang paraan. Tatawag ka sa Diyos. Ituturo sa iyong paraan. Kung ikaw naman ay isang pakialamin, nagnanakaw ka, abay dito, sasansalain ka na Diyos. Anak, itigil mo yan. Alisin mo ang masamang ugali. At ang Biblia ang magtuturo. Hindi po magtuturo ang teleserye. Hindi ko naman sinisira ang mga television program. Pero at yan po ay nakakaliw. Pero kung pag-uusapan ay kaligtasan natin lahat at atin susungkitin na minimiti natin ay ang langit na bayan, mga kapatid, Biblia ang tanging paraan. Minsan, nang kami po ng aking kasama sa opisina, ay nagpunta sa isang itinerary place. Doon po sa aming tinirahan ay mayroon namang kaya yung aming napuntahan na tinirhang bahay. Ay sa amin pong malapit ng pagkain, meron silang mga anak. Abay nag-away ang magkapatid. Talagang napahiya ang mga magulang. Alam po ba niyo ang sabi sa akin ng aking kaibigang matandaring pastor? Ay kinuhit ako, lihim na si David ibinulong, pastor, ang mga batang ito, kulang sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Napaisip ako ng malalim. Tama? Ay bakit? Ang naroon sa tahanan ay television diyan, television dito, kung anong mga kaaliwan, ngunit wala ang salita ng Diyos. Ang mga larawan ay naroon ang mga boxing, naroon ang basketball, naroon ang baseball, naroon ang lahat ng ball. Eh anong mapupura natin dyan? Mga kaibigan, hindi ako namumula. Maganda ang basketball, maganda ang mga sport. Ngunit, may makikita ba sa ating tahanan na palamuti man lang na nakita ang salita ng Diyos? Upang ang ating mga musmos na mga anak, sapagkat ang sabi rito ay mula sa pagkasanggol, ay malalaman ang mga banal na kasulatan na ito ay sa kadudunong niya.
Halina, mga magulang na may anak, maaari po bang ako'y makiusap sa inyo? Mula sana ngayon, baguhin natin ang aura ng ating tahanan. Baguhin natin ang mga dekorasyon. Alisin na natin ang iba, bawasan natin ang iba. Ang ilagay naman natin ay mga bagay na pangkalangitan. Mga bagay na mayroon tayong makukuhang moral. At ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos upang tayo'y ituro, sansalain, at maging makatuwiran ang ating pamumuhay. Giliw na mga taga-subaybay, ito ang aking ipinapakiusap sa inyo. Patuloy nating buksan ang salita ng Diyos at dito natin makukuha ang ligaya ng ating buhay. Ano pa ang sabi rito? Mga awit, 119, versikulo 105. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Sa maniwala kayo at sa hindi, mga giliw na taga-subaybay, tayo po ngayon ay naglalakbay mula sa magulong sanlibutan. Ang ating nirurumbo ay ang langit na bayan na kung saan naroon ang Ama na nagmamatyag sa atin. Ang wika rito, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Ang Biblia, ang aklat ng Panginoon, ang banal na kasulatan, ang ating liwanag, ang ilawan sa ating mga paa at liwanag sa ating landas. Mga kaibigan, merong isang tunay na pangyayari. Nais kong istorya sa ating pagtatapos. May isang mag-ama. Ang sabi sa kanyang anak, "Anak, gising ka magang maga. Tayo ay pupunta sa bukid. Tayo ay mangunguha ng mga kahoy upang tayo gumawa ng isang maliit na kamalig." Oh, sa pagpunta nila sa bukid, umuulan. Malakas ang hangin. Masama ang panahon. Ay umaakyat siya sa bundok. Ang sabi ng ama na nauuna, "Anak, mag-ingat kang mabuti. Ang iyong mga mata, ititig mo sa akin. Ititig mo sa aking mga paa. At doon sa mga yapa ko'y ikaw ay yumapak sapagkat sa pagpunta mo doon, ikaw ay maliligtas, hindi ka mahuhulog." Mga kaibigan, kung yun ay totoo sa mag-amang iyon na hindi nadupilas ang bata sa pagsunod, tayo namang mga tao'y nabubuhay ngayon at tayo ay umaakyat sa bundok ng pagsasakripisyo sa ating buhay. Nariyan ang mga new generation. Nariyan sa ating hulihan ang mga kabataan. Ang wika niya, "O mga magulang, o mga professional, o mga leaders, lalim-laliman naman ninyo ang inyong mga yapak sapagkat sa mga yapak nyo'y mabubuhay kami." Ang aking panawagan sa lahat, giliw na mga kaibigan, dumating na tayo sa panahon na ating bigyan ng tunay na kulay, tunay na liwanag, ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Dito natin makukuha ang tunay na paraan ng pagkakilala sa ating tunay na Diyos, manlalalang, tagapagligtas, at provider ng lahat ng ating mga pangangailangan. Mga kaibigan, ito ang aking hamon sa inyo. Halina at huwag kayong makakalimot. Magsaliksik ng salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin, mga kaibigan. Mahal na Diyos, katatapos po lamang ng aming pag-aaral ng pangalawang sirhi, ang kahalagahan ng katotohanan tungkol sa inyong banal na salita. Amin pong ipinapakiusap na itatak ninyo ng malalim sa aming puso at sa aming isipan
ang kahalagahan ng pag-aaral, pagsasaliksik, at pagsasakabuhayan ng mga simulay ng buhay na nasa inyong banal na salita. Patawarin niyo kami sa aming kasalanang nagawa, Panginoon. Mula ngayon, likaan mo kami ng bagong puso, bagong pag-iisip, bagong pakiramdam. Opo, isang buhay na kasama niyang lumalakad sa araw-araw. At kung dumating ang panahon na matapos na ang buhay, matapos po sana ito sa aming mga puso at kami inyong iligtas sa inyong pagdating. Ito po ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, at giliw na taga-subaybay sa inyong pakikisama sa akin sa oras na ito. Ito po'y utang na loob ko sa inyo. Ngunit sa susunod po na yugto ng ating pag-aaral, ay umaasa kung kayo po ay nariyan pa. Mari po bang ako'y makiusap na kayo ay mag-imbita upang marami pang mga televiewers ang makinabang sa ating channel. Ang ating pong palatuntunan ay Everlasting Gospel Television Program. Sa Tagalog ay ang walang hanggang ebanghelyo na programa sa telebisyon. At ito po ay sponsored ng nagmamahal ninyong kaibigang mga Seventh-day Adventist around the world. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Pagpalain kayo ang mahal na Diyos. So the advertisers tell you that taking alcohol makes you feel great. Alcohol is called a social lubricant because it depresses the central nervous system, decreasing inhibition. This sets the stage for one to become the life of the party. Coordination and judgment are impaired at even low doses of alcohol, just after one drink. So this inhibition begins early. As intake increases, rowdiness, abusiveness, difficulty in walking, and coordination worsen. Further intake leads to further depression of the brain with stumbling, collapse, and even coma. If the alcohol dose is high enough, death may occur. A hangover with vomiting, headache, regrets, and possible injuries is what so many drinkers wake up to the next morning. Why not feel good all the time? Avoid the dangers of alcohol. You can break the habit. What can a couple do to overcome infidelity, especially when someone is having difficulty trusting again? Affairs usually happen when one of the spouses feels that his emotional needs are not being met. Men and women are different. Women need affection. Men need sex. The quicker they realize what the needs are and meet those emotional needs, the easier it's going to be to negotiate marriage. Definitely. And since infidelity causes a compromise of trust in the relationship, it's important for the person who has caused the offense to be accountable and to behave in a way that shows that they're remorseful and that they don't want to ever get into these behaviors again. So seek help from a professional counselor and ask God to help you rebuild the trust in your relationship. You are cordially invited. Every Saturday, Seventh-day Adventists around the world meet together to worship God, and we invite you to join us in Sabbath worship. The first part of our worship service focuses on in-depth group Bible study. We call this the Sabbath School. The Divine Worship Service features the Bible preaching service led by the pastor or a local elder. The entire service features prayer, enthusiastic singing, music, fellowship. We extend a warm invitation for you
to join us. Circling the Globe with Hope. Hope Channel. From the 7,107 islands of the Philippines comes our sun-kissed warm congratulations to Hope Channel's newest milestone. We are proud to be a part of the Hope Channel team. This is the Lord's work. He will carry us through. And Team Philippines is with you all the way. Worldwide Ministry of the Hope Channel. Bringing hope the world over. Hope Channel. Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta naman po kayo, mga mahal naming taga-subaybay? O ano, nasubukan niyo na po ba ang mga nagdaang recipes sa inyong mga tahanan? Well, for this day, we'll add a new spice to your list. For our recipe today, we will make spring rolls with ensaladang Pinoy na talagang may tatak sa panlasang Pinoy. Dito po ay kasama po natin muli si Sir Arnel Ubias. At ako naman po si Jam. Only here, where we can feel not only your tummies, but your spirit. Food and Soul, Bicol Edition. Bago po tayo magsimula ay nais ko pong kunin natin ang ating mga Biblia at buksan po natin sa Isaiah 41 verse 10. Na ang sinasabi po ay, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. Yes, I will strengthen you. I will give you hope, and I will help you. I will uphold you with my righteous right hand." So, sinasabi po dito sa Bible verse na ito na kahit may mga times na tayo ay nanlulupay-pay, nangihina sa ating mga buhay, sa ating mga nararanasan, huwag po tayo mawala ng pag-asa, sapagkat nariyan ang Panginoon na handang tumulong sa atin at magbigay sa atin ng kalakasan. Kaya huwag po tayong mawalan ng drive to continue our life, but to still hang on to His promises. Di ba po, Sir Arnel? Opo. Tama yan, Jam, sinabi mo. Meron tayong experience ngayon, itong gagawin natin, isa itong healing salad. Healing salad ito, ano? Na kung saan, basta nagsusunod tayo sa mga alituntunin ng Panginoon tungkol sa kalikasan at sa ating health, ay kusa tayong may panglaban sa mga sakit. Tulad nitong healing salad na gagawin natin, ito ay patamang-tama doon sa may mga sakit na nagre-recuperate sa mga panahon na ganyan. Ayan, so excited na po tayong malaman kung paano nga magumawa ng healing salad para po ito sa may mga sakit. So Sir Arnel, ano po yung mga kailangan natin para gawin itong salad natin? Ang unang-una, ang healing salad natin ay sasamahan natin ng lumpia o kaya tinatawag nating spring roll. Diyan ang sa Pilipino ay lumpia ang tawag natin diyan. Kaya ang unang gagawin natin ay gagawa tayo ng magdilgisa tayo ng garlic, isang component ng ingredients ng lumpia. Meron din tayong 100 grams na carrots, meron tayong munggo sprouts, at yung lumpia wrapper. Ngayon, yung munggo sprouts, alam natin ito, isa rin ito sa mga powerhouse na pagkain na super binigay. Foods. Superfoods sa English. Na kung saan, alam ba yung munggo? Seeds yun eh. Pag nag-sprout na siya, punong-puno yun ang power, yung nutrients talagang sinisikap niya na mabuhay. Di ba kasi kaya nag-i-sprout siya, magiging naman siyang isang malaking puno. Na siyang magbibigay naman ulit sa atin ng
ng mga pagkain. Kita mo, yung isang ganitong sprout na maliit lang, magiging itong maraming munggo ito. Kaya tinatawag itong powerhouse na kung saan ang enzymes dyan, living enzymes, ayun niya makakapag-heal sa atin. Kaya punong-puno siya ng nutrients. Na healing. Oh, kaya talagang maganda ang ano tinbigay sa akin ang ano, pagkain ng Panginoon. So, tayo po ay magluto na. Okay, sige. Umpisa tayo, iinit tayo ng ano ng ating pan. Yeah, init. Lagay po natin na extra virgin olive oil, isang tablespoon. At gigisa po natin ang ating... Gigisa po natin yung garlic. Yung antibiotics natin. So natural antibiotic po yung garlic. So hintayin po natin siyang mangamoy. Brown. Basta mangamoy lang okay na yun. Kasi pag nag-brown na, hindi baka pumait. So, hindi po nating hintayin maging toasted, kundi enough lang po para mag-brown yung color. Tapos medium heat lang po yan kasi pag masyado kasing exposed tayo sa high heat, nagkakaroon siya ng ano toxins na tinatawag natin. Ano, free radicals. Na free radicals. So, yeah, free radicals, parehas din yun. Tapos pag nangamoy na, ilagay na po natin yung ating carrots, shredded carrots. Yan. So, matchstick size po yung pakahiwa ng ating carrots. Oh, toothpick size. Ano naman po yung mga nutrients na makukuha natin sa carrots? Yung carrots po, malakas ito, mataas po ito sa vitamin A. Mm-mm. Kasi kita natin yung color niya. Yung mabuti ito sa eyesight. Kasi mataas ang kanyang vitamins. Ngayon po, isi-shake po natin kaunti para pantay ang kanyang pagkaluto. So, mas maganda pa rin po ba na raw yung carrots natin or mas okay na niluluto? Okay din po kasi yung raw. Kasi nabasa po ako na kapag niluluto daw yung carrots, mas lumalabas yung kanyang vitamins and minerals kasi parang nagiging soft yung kanyang mga tissues. Ano man po yung masasabi niyo din? Oo, pwede rin yun. Pero yung ano yung tinatawag natin, ano, yung enzymes, living enzymes niya, pag na-subject kasi natin yung sa more than 40 degrees na temperature, bumababa po yung kanyang mga, yung living enzymes po niya ay nawawala. Mas kasi, mabuti pa rin po na. Maselan po kasi yung enzymes less ngayon. Heat, less heat as possible. Para makuha natin. Enough lang po na makain po natin. Enough lang po yung para enough natin. Heat. Okay po. Ito. Okay na po yan. Yan. So, lagyan po natin ng asin. Salt. Sea salt. Tapos, pwede rin pong sea salt o pwedeng dagdagan po natin siya ng natural fermented soy sauce. Mm. Yan. Oo, naamoy ko na. Yan. Yan po ano ha. Kasi yung pong natural fermented soy sauce, kung mamimili po tayo sa supermarket, ang tip ko lang po sa inyo, basahin po ninyo yung ingredients sa likod ng bote. Kasi makikita po natin dyan na kuminsan may hindi tayo nababasang mga ingredients na napipilipit ng ating dila. Mga chemicals, twister na. Oo, hindi natin yung maintindihan, hindi natin maalaman kung talagang pagkain ba yun. Kaya maging masigasan po tayo, magsaliksik kung ano yung kinakain natin na nakapalaman sa mga processed foods. Ngayon, okay na po ito. I-transfer na po natin ito sa bowl para gawin natin ang lumpia. Ayan, so itatransfer okay. Na po natin sa bowl. I-set aside po natin ito para lumabig, para hindi tayo mapaso ano, pag-gawa ng ano, lumpia natin. Oo nga naman po. Kailangan hintayin po natin lumamig ang ating sprouts bago po natin siya i-roll para hindi tayo mapaso. Ngayon po, gagamitin po natin yung lumpia. Meron itong mabibili sa palengke. Kasi itatanong lang po natin kung walang egg. Kung ayaw natin ng dairy free, kung gusto natin dairy free yung ating kakainin, tatanong po natin kung ano ang ingredients na pinagawa ng lumpia wrapper. Tama po 'yan, Sir Arnel, kasi di ba po vegan chef po kayo. So kailangan wala po talaga tayong dairy, ng milk. Wala ring egg. Oh, wala talagang dairy. Alam mo, Jam, kasi yung dairy, yung mula sa gatas, di ba nakarinig ka na ng advertisement nun, biglang nawala. Ano?
Kasi yung dairy, hindi naman talaga dapat yun na kinakain ng tao, iniinom ng tao, saka yung mga cheese, ganyan. Kasi unang-una, ang dairy ay mucus forming yun. Kasi makikita mo, yung mga yung mga bata, mga sanggol na na-expose sa powdered milk, palagi nakikita natin sipunin yun. Mga sipunin talaga sila. Bakit? Kasi isang symptoms yun na ini-expel talaga ng tao yung dairy products. Kasi kahit natingnan natin sa sa mga internet o pag-research natin, talagang hindi sukat na subo sa katawan ng sa nature ng tao na mag-consume ng cow's milk. Kasi mas maganda, pinaka-the best pa rin yung milk ng tao. Mother's milk mother's milk. Pero hindi naman sabihin na dahil matanda na tayo, magma-mother's milk pa rin tayo. Kasi alam na ninyo, yung pag tinubuan tayo ng ngipin, ibig sabihin nun, by nature, kakain tayo ng solid food. Hindi na tayo iinom ng gata. Hindi na iinom dahil tulad ng mga sanggol, wala pa silang ngipin. Ayan. Okay. Ngayon, pag malamig na, mag-ano tayo nito, mag-roll tayo. Tapos, pag-fold po nito, isang by left and right, i-fold natin. Tapos, i-roll natin ito pataas. Ganyan. Yan. Tapos, kukuha tayo ng cornstarch na pandikit. Cornstarch na may tubig, pinakuluan hanggang maging paste siya. Tapos, saka po natin siya ididikit. Kuya Arnyan, paano kung wala po kaming cornstarch? Ano po yung pwede naming gamitin as pwedeng tubig. Pwedeng tubig na lang. Okay, tubig. Okay. Pero sa para siguradong dumikit yun, kumuha tayo ng cornstarch na pandikit. Okay, nakagawa po tayo ng isa. Ang sunod po niyan ay meron na akong pinag-roll. Pre-roll na yan. Lulutuin na po natin yan. Ayan. So, deep-fry po ulit ang ating gagawin. Tama deep-fry. Po ba? Okay, deep-fry. So, kailangan po mga kaibigan na kapag tayo ay nag-deep-fry, kailangan mainit na ang ating mantika para hindi ma-absorb ng ating lumpia yung mantika. Para malaman po natin na pwede na tayo mag-deep fry, obserbahan po natin yung mantika na almost smoking. Hindi yung smoking na almost. Yung makikita natin na kasi may lumalabas po na smoke. Hindi pa nag-smoke. Medyo gumagalaw na yung mantika. Okay. Makikita po natin yan. Ito na po yung na-roll nating lumpia. Ngayon, lulutuin na po natin ito dito po sa mainit na mantika kasi medyo mainit na. Tongs. Kuha tayo ng tongs. I-deep fry na po natin. Yan. Sandali lang po ito, siguro mga 1 or 2 minutes. Mostly po mga 30 seconds lang siguro kasi depende sa pagkainit ng mantika. Importante po yung deep fry para hindi po pumasok yung mantika sa loob. Nalalock-in po siya, nalalock-in yung nutrients sa loob. Ayan. Ayan. Okay na po. So ano pong sunod natin gagawin? Ngayon po, gagawa tayo ng ensaladang Pinoy, yung healing salad na po natin gagawin. Ang kailangan po natin ay yung mga dahon. Mga hilaw na dahon, nandito po yung malunggay. May malunggay po tayo, may saluyot. Ito po yung kulitis. Sa English po nito ay amaranth. Ito naman po yung talbos kamote. Ayan po yung mga dahon po natin. Ito po mga dahon po ito, mga hilaw po yan at pinag-blanch lang po sa maligamgam na tubig. Para lang po mawala yung mga dumi niya, alikabok. Kasi po pag naglampas na sa 40 degrees, ano ba yung 40 degrees na temperature? Parang yun lang yung may sakit na bata baga. Yung may, parang may sakit na bata na medyo mainit na, sabi natin mainit na. Kasi 37 yung normal. Oo, parang ganun lang po. Hindi tayo lalampas na 40 degrees. Ito po ang unang gagawin po natin ito ay ikakat natin ito in shred. So ito po ay blanched na? Oo, na-blanched na po yan. So ang ibig sabihin po ng blanched ay yung? Yung pag-dip mo lang doon sa tubig na maligamgam, tapos hahanguin natin. Tapos, i-spinner natin para mawala yung
kumakabit ng mga tubig. So hindi po boiling, dapat yung maligam-gam lang? Hindi po boiling, kasi pag binulin natin yun, nilagay sa mainit na tubig, mawawala po yung ano, mga living enzymes niya. Ano po yung living enzymes? Yan yung tulong na magpalit sa mga nadidestroy na mga cells ng tao. Kasi araw-araw marami tayong nadidestroy na cells at yun ang pangpalit natin. Yan, nakakapagpabilis po siya na pagpalit ng mga cells. Ano po? Okay, ngayon po ang gagawin po namin, no? Kung tutulungan mo ko dyan, ikaw na mag-shred nito habang ako'y gumagawa ng sauce ng healing salad. Ganyan lang po. Yan. So tayo po ay magugupit. Magugupit po tayo dyan.